So I would like to invite everyone muna sa prayer po before we start. Okay lang po. Okay, let's stand po and let's bow our heads. And sige po, tayo po ay manalangin. No? Sabi sa Romans 10:17, faith comes by hearing and the hearing by the word of God. No po? At ang kailangan natin ay ang pananampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos ang magpapagaling. Okay? Amen po ba? Okay po ba yon? Sabihin niyo, ako ay naniniwala. Ako ay naniniwala. Na may gagawin ng Diyos. Gagawin ng Diyos. Sa araw na ito. Sige po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat sa araw na ginawa mo. At salamat din po, Panginoon, sa lahat ng mga pumunta rito, yung iba'y galing pa sa probinsya, o Diyos. Salamat na sila'y ligtas na nakarating dito. At gayon din, sa kailang pag-uwi, ligtas silang makababalik. At nais ko pong ipagkatiwala sa iyo ang sandaling ito, ang mga gugugulin na oras. Bayaan mo na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy magbukas sa aming puso, sa bawat kaisipan, kaunawaan, kung ano ang nararapat, O Diyos. Yung ang plano mo sa amin ay isang buhay na maayos, malusog, at normal na buhay. Kaya salamat po, itinakakatiwala ako sa iyo si Doc Atoy, Sir Vic, at iba pa mga programa, O Diyos, na gagawin. Panginoon, maraming salamat. Pinagkakatiwala ako sa iyo ang araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Right. Yes. Okay. Magandang araw po sa bawat isa. Yan. Sige po. Pwede po kayong tumayo maghapon. Wala lang pong problema sa amin. Yan. Welcome po ang bawat isa. I hope masaya ngayon ang bawat isa at kinalimutan na nila ang mga problema nila sa buhay. Yan. Okay po ba? Yes. Yan. Palakpak nga po tayo sa, ng isa. Yan. Sige po. Tawagin po ang aking partner today, si Virgin Cucolot Oil. Hello po, good morning! Ayan, palapan po natin si Kulot! Hindi ka pa malito, pare, ah. Kumusta ka, Tol? Ha? Kumusta ka? Kumusta ako? Yeah. Okay lang. Lumanag ka. Good morning! Yes! Good afternoon! Yes! And good evening! Yes! Si ate nakatitig sa akin, tao ba? Good morning! Yes, tao po yan, kulot lang. Kulot tao lang. Po ako, ano, hindi yes. Lang halata. Good morning, good morning. Kumusta po kayo? Kamusta kayo? Hindi, pero lang. Kamusta po kayo? Mabuti naman, ayan. Mabuti naman at mabuti kayo. Yes. O, sige! Okay, nagagalak ngayon at binabati ko po ang lahat ng nanonood sa atin dyan sa Facebook, international, sa buong mundo. Kung meron man sa ibang mundo, nadangalo ko sa inyong lahat. Sa ibang mundo, ano? Yes, oo, oh, meron. Alam ko, meron eh. Binabati ko rin po ang ating Health Forum team, yan, ang ating Health Forum men, direct, hello, just sa booth, ang ating cashier, warehouse, ang ating drivers, yan, ang ating security, EMT, CRMG, ang ating Zynergia, cafeteria, sa likod lang. Baligtad, ah. Ah, cafeteria, Zynergia. Oh, yan. Ano ba? Pati ang ating, ano, HR, ang ating bookkeeper, ang ating accounting and Zynergia online services. Alright, at binabati din natin syempre yung ating Zeal to Heal Foundation. Nabati na ba? Oh, at diba? Ang ating management po, ilo po sa inyo lahat. Hello po. At sa, sige, sino ba? Baka makalimutan ako eh. Wala. Yeah. Warehouse. Oh, okay na. Ah, no, okay na. Sige. Yes. At sino po yung galing po ng malalayong lugar po? Yung galing ng mga probinsya. Yun, ayan. Yan. Saan ay galing anay? Ha? Panama. Ha? Palawan! Ha? Palawan. Saan po? Palawan? Dagat. Ikaw, pare, saan ka ba? Sa... Ah, Laguna ka pala, San no? Pablo. Oh, San anong Pablo masarap ako. Doon sa inyo? Masarap sa amin. Sa lugar nyo, sa lugar nyo. Ano? Bukopay? Bukopay. Yeah, oh, Bukopay. Yun at yun pa din. Oh, yun at yun. Sino ba po? Galing ng malalayong lugar. Kayo po? Bicol. Bicol. Sino ba? Ayun, saan kayo, ate? Pampanga. Boy. Mga kapampanga, no? Yung ating... isa sa ating ZOS, no? Yes, taga dyan. Oh, saan po kayo sa Pampanga po? San Oy, Fernando. Kababayan niya. Ay, Florida ata si ano. Sino? Calbs! Tinanong ngayon. Dito po, sino po yung galing ng malalayang lugar? Tatay? Marinduque. Ah, San Pablo. Oh, pare, mga kababayan mo. Hello, sir. Saan kayo San Pablo? Oh, ay, oh, malapit lang. Doon lang kami sa may, alam mo yung arko ng leon. Yun. So, nakatutok yung leon sa amin yun. Sabi ni dati, taga ano, Lolo Remedio na. Iloilo. Ay, saan kayo na sa Iloilo? Sa Imbar, Degi. Napaka mo nag-abot? Kagabi, pa din ka mo nag-stay sa Manila?
Laguna. Oh. Saan po sa Laguna? Ah, okay. Pero dito ka mo ging ano, ging bata sa Iloilo. Mm. Sa Iloilo gigamo na dako. Ah, kamuman, kamuman. Ay, tayo sa nanonood po, lahat ng taga Bacolod, dilupos sa inyo lahat, ah, maayong hapon, no? Mm. Sa tanan, sa tanan. Maayong umaga. Nakakalimutan ko, oh, nakakalimutan ko na mag-ano eh, Ilonggo eh. Mm. Oh. Well, hindi ka man maalam. Wa, araw naman. Ah, nakakalimutan ko lang. Anyway, diyan po, sino pong galing ng malalayong lugar? Nanay, saan po kayo galing? Hello. What? Mindanao. Mindanao. Oo. Oh, oh. Saan po kayo sa Mindanao? Sambuanga del Sur. Sambuanga del Sur. Anyway, binabati ko rin yung aking mga kamag-anakan dyan sa Dato Paglas. Kamusta ayan kayong lahat dyan? Engkau, Ansama. Dato yan, Paglas. At ang akin din pong kamag-anak dyan sa Dato Buti. Sambuanga, ano ila po? Assalamualaikum sa inyong lahat, no? Sa mga kaibigan natin. Welcome na po. Welcome. Muslim. Are you Muslim po? Ayos, Muslim. Assalamualaikum. Yes. Ayan. Dito po. Kamusta po kayo dyan, nanay? Si nanay, oh. Nanay, magkano bayad mo sa parking? Mm, may parking yan. May magtutuwa sa inyo mamaya dyan. May magtutuwa dyan. Hindi po. Taga saan kayo, nanay? Tanawan. Tanawan. Batangas. Batangas. Oh, batiin mo, batiin mo. Kayo gay, kamusta na? Yun lang yung tono, ano? Dyan po, tatay. Saan po kayo galing? Oh, Mindanao. Uy, tatay! Saan kayo, tay? Kayo po, kayo. Tanawan din. Ah, kasama niyo po si nanay. Oh, hello po sa inyo lahat. Tata, syempre po, bago mag-simula yung ating welcome Cafeteria Zynergia, ay nais namin batiin po lahat ng sumusubaybay ngayon sa atin, pare. Yes. Sa Facebook Live at inaanyayahan din po namin kayong paki-subscribe po yung ating YouTube channel, no? Para, yes. Sige. Paki-press ang notification bell. Paki-press. Press. Toot. Kasi every time na nag-upload ng video ang ating account, nanonotify po kayo tungkol sa mga information na dapat niyong malaman. Kapag yung mga, kayo po, yung nag-YouTube kayo, nag-Facebook kayo, at syempre yung sa ating Facebook Live pa rin. Huwag niyo pong kalimutan na pakiclick yung see first. Yes. No? Kapag finalo ninyo yung ating Facebook page. Mm-hmm. Para every time po na magkakaroon tayo ng live, ay kagaya po ng sinabi na ni Amazing AG, ay mag-notify po sa inyo. Yan, no? Para kapag kami na-miss kayo or may nakalimutan kayong sinabi ni Doc, pwede niyo pong balikan doon. Yes, that is sige po. Mali, bago po magsimula yung ating Cafeteria Zynergia, ay nais muna namin kayong handugan ng isang bagong awitin. Kaya sa mga hindi nakakaalam, feeling ko nga, konti lang nakakaalam eh. Pero sige, wala pa ba kayong mga kamay? Ayan, mga inaantok po. Hep, hep! Ayan. Ayan, good afternoon po, Ma'am Sally. Hello po. Good afternoon. Kapag naaalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luwas sa aking mga mata, ganun na pala tayo dati kasaya. Yung tipong kapag tayo nagkatitigan, magmimitian para bang nahihibang, mag-iingay kahit sobrang tahimik ng kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panahong nandun ka pa, laging pumupunta, di na asahan, may sorpresa kang laging dala. Ang saya-saya ay ako lang pahalata, kasi okay na naman ako basta makasama ka. Kaso lang wala na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa, makakatumbas ng iyong napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang bibig ko. Ang bibig ko lagi puso't isip ko. Tapilin ko pangakong ipananalangin pa rin kita. Pananalangin pa rin kita. Kasi di ko na matiis love. Manilang aliwin, ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikislaw. Di pumapayag na di kita kasama, kung makayakap na ipamag-asawa. Di kaalalay sa anumang bagay, mamalaman sa sarili palagi nandyan ka.
kaso lang wala na. Pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa. Makatunggas lang yung napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko, tinaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin, ikaw ba rin ang bibig ko? Ang bibig ko, palagi lang ka na sa piling ko. Sa piling ko, palagi ipananalangin pa rin kita. Ipapanalangin pa rin kita. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, puso't isip ko, palangit ko na namimiss kita. Na namimiss kita dahil ikaw pa rin ang bibig ko. Ang bibig ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pang natong ipananalangin pa rin kita. Panalangin pa rin kita. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at tinaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Alright, thank you so much! Yeah. Sabi ko na, may nakita akong ano, lola eh. Oh. May headbang. Oo, kahit ngayon niya narinig siguro yung kanta. Okay, sino po yung mga galing naman ng ibang bansa? Ayan, kung kanina, probinsya yung tinanong natin. Ngayon yung galing naman po ng ibang bansa. Taas kamay! Wala na, tol. Ayan na. Ano ko lang pala, paparating pa lang. Ano? Sino paparating po yung galing pa ng ibang bansa? Dito po. Ayan, si tatay. Diyan, wala po. Sa ligod. Ayun, si nanay. Dito po. Si ma'am, yan. Hello. Oo, sige. Pakilala natin ang host natin for today. Oo. Kilala niyo po ba ang host natin for today? Ayun, sino po yung nakakapanood po Facebook Live? Yeah. Taas kamay. Oo, yung iba, parang ayaw pang tumaas. Sino po yung nakakapanood Facebook Live? Sa ating YouTube channel po, nakakapanood po kayo po. Ayun, at sino po yung mga first time lang makarating po dito? Ayan. Sino po yung first time na hindi alam ang pinuntahan nila? Sino? Ayan. Nay, alam mo kung bakit ka nandito? Ba't may maskara? Bakit ka natugtog? Bakit may stage? Kaya mo tanggalin niya eh? Sige nga. Anyway, pakilala natin. Okay, siyempre po. At yung host po ni Doc Atoie, papakilala po namin sa inyo. Palakpakan po natin, Boss Vic de Guzman! Kala ko si Bong na ba. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good day. And goodbye. Hello po sa lahat. Isang mapagpalang araw po. This is Boss Vic, your host here in Cafeteria Zynergia. And welcome po sa Health Forum. Yan. At sa mga kababayan natin international na nanonood. For this day, this is another Friday, and I would like to thank Panginoon na binigyan po ako ng Friday. At nakabalik naman po kami ng maayos dahil kahapon ay nasa Pangasinan, Rosales. Pangasinan, sa Rosales. Maraming salamat po sa mga nag-assist sa amin dyan sa Rosales dahil ang inyong lingkod ay nag-iisa pong nagpunta doon. Although meron po tayong mga pinagdadaanan, at least kahit papaano ay na-serve naman po natin yung mission. And then, for this day, welcome po sa lahat ng ating panauhin ngayon. Yes. At welcome. Hello sa inyo. Yan. Napapanood niyo ho ba kami? Ngayon, live niyo na kaming napapanood. Ano? Yan. Masaya ho ba kayo? Ganyan ho ba yung masaya? Parang masayang walang pera yan. Ha? Okay lang kasi walang pera. Oh, okay lang yan. May mga sakit ho ba? What? Yung mga nakangiti parang walang sakit. Oh. Ay, tumatao pa nga yung iba. Pero talagang yung kahit walang sakit tapos seryoso, mukhang may sakit. Oh. Mukhang stage 10 na yata yun. Mukhang last day na. Oh. Kasi sa araw na to, this is a blessed day. Kaya ho tayo nagkita-kita. May purpose ang Panginoon. Yun.
So, tuloy ang buhay. Dapat maging masaya ho tayo. Kung ano ang karamdaman nyo ngayon, kung ano ang kalagayan nyo ngayon, just be happy. Alright. Huwag nyo akong bibigyan na sabihin, eh kasi ikaw, ganyan-ganyan, pare-parehas lang ho tayo. Although, kayo may sakit, kami wala, pero bukas, hindi ko ho masasabi ang bukas ko. Yes. Kaya I choose to be happy for this moment. Para naman makapagbigay ako ng enjoyment. Ayan. Di ba? Kung huling araw ko to, at least napasaya ko kayo. Eh yung mga nakasimangot. Di ba? Sasaya rin sila. Matatakot yan eh. Imaginin mo, di ba? Imaginin mo, nakasimangot ka. Eh nasa gasaan ka. Ay di. Last day. May salamin ka ngayon. Eh hindi maganda yung tsura mo. Yeah. Eh kung nakangiti ka, last day mo na. Parang hindi siya nahirapan. Oh, ano? Oh. Masaya pa diba? Din siya. Lahat naman ho tayo papunta doon eh. Pero sinasabi ko sa papunta ka na doon? Pwede, bakit hindi? Hindi sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam yung bukas. Kaya for this moment, kailangan nating maging masaya. Are you agree? Amen. Oh, di ba? Pero ayaw nung ibang pag-usapan niya kasi napaka-morbid. Pero life must go on, kailangan ho naging maging happy. Yes. Especially sa inyo. Dahil kayo, alam ko, meron kayong mga karamdaman na dinadala na matagal na. Tama ho ba? Bakit kaya? Kasi minamahal nyo sila. Binibaby. Binibaby nyo, kaya andyan pa rin kasama nyo. Gusto nyo ho bang palayasin natin sila? Yes. Gusto nyo? Sino gustong lumayas? Taas naman! Gusto nyo lumayas? Palayasin, palayasin. Yung sakit. Hindi, biro lang ako. Kumbaga, sa araw na to, you claim it na kung talagang yung anong karamdaman nyo at kung gusto nyong gumaling right at this moment, this very moment, i-claim nyo na kayo ay gagaling. Ayan. Yes. Ayan. Alam nyo kung bakit sinasabi ko, hindi ho si Doc ang nagpapagaling. Hindi kung anumang klaseng inumin or gamot or supplement na kahit gaano kagaling yan, hindi rin ho yan ang magpapagaling sa inyo. Mismong yung katawan ng tao. Discipline. It's mind over body. Yes. Psychosomatic. Kailangan ganun kayo mag-isip. Imagine niyo may sakit kayo, iniisip niyo yung sakit niyo araw-araw. Tapos imagine niyo yung sakit hindi kayo iniintindi. Unfair yun. Di ba unfair? Kaya huwag kasi isipin. Hayaan niyo lang siya nandyan. Kung ano ho, alam niyo, kung ano ho yung pumasok sa katawan natin, kung ano man yan, kaya hong ilabas din yan. Yes. That is the nature. Yan. So, handa na ho ba kayong gumaling? Oh, di uwian na tayo. Tapos na. Tapos na. Goodbye. Hindi. Okay. At please do like and share our health forum with Doc Atoie. Yan po yung legit nating Facebook account. Sino yung may Facebook? Ayan. At sa araw na to, you're blessed dahil napanood nyo kami live every Tuesday and Friday. Yan, live po tayo. At maraming nanonood sa atin ngayon international sa Middle East. Dahil ano nila ngayon, day off nila. Day off? Oh, yeah, that's Friday, day off nila ngayon. Kaya binabati ko rin sila. And then, dun ho sa mga nagla-like, every Tuesday and Friday, magkakaroon ng notification ang inyong Facebook na live na ho kami. And every Wednesday and Saturday, yun naman ho yung video. Tapos, may consultation and then follow-up naman ng mga pasyente. Ayan. At hindi lang po every Tuesday and Friday kasi meron din tayo minsan na roadshow yung kagaya kahapon. Kaya kahapon, ang roadshow namin is Pangasinan. Rosales. Tapos ngayon, live, tapos bukas, consultation, tapos sa Sunday, sa Kabanatuan, hindi ho kami busy. Hindi naman, hindi naman. Oh, yeah. Okay, so welcome po sa inyong lahat. God is good! All the time! And all the time, God is good! Oh. Sino ho dito ang may mga karamdaman? Taas ang kamay. Ayan, taas kamay. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. May mga ganun. Put your hands up in the air. Kalahati. Yung mga nagtaas na ng kamay. Yung nagtaas ng kamay na tinanong ko na walang alinlangan nagtaas ng kamay. Yan ho ay makaka-receive ng 100%. Yun! 100%! Masagot, present! Oh, taas na! O yung mga kalahati lang? Yung mga nangalahati lang dahil kalahati lang. Ewan ko kung bakit kalahati lang yan. Di kalahating kagalingan. 50% lang yan. At ito naman sa mga hindi nagtaas ng kamay, walang mangyayari, kagalingan. Kinig kasi. Oo, nahihiya. Gusto nyo hong gumaling lahat? Bulog-bugin. Gusto nyo hong gumaling lahat? Yeah. Sinong gustong gumaling? Taas ang kamay! Yeah. Oh, eh! Yeah. Alam mo yan, lahat na gusto. Kanina, walang sakit. Sakit. Oh. Yeah. Kaya may sakit, ayaw tumaas. Dito, so, alam na sa
sa health forum, dito sa health forum, gusto lang namin na enjoyment. Yan. Yes. So naman kayo nakita lang, akala nyo clinic, hospital. Tapos bakit ganun? Ba't may ganyan? May kumakanta. Oo. By the way, nagustuhan nyo yung kanta ng aking mga partner? Nagustuhan nyo naman? Ayan. O, wag na natin uulitin. Last na ho yun. Yes, doy! O, yung mga nanonood sa ating international or dito, Luzon, Visayas, Mindanao, comment lang ho kayo. Ayan. Kung gusto nyo nang alisin sila or ipagpatuloy pa. At sa araw na to, alam ko rin na gusto nyong makita at makaharap, makapanayam, ang partner ko na si Doc Atoie. Yeah! Gusto nyo ho siyang makita? Yeah. Kung ako sa inyo, wag na. Inuunahan ko na. Bakit? Kung sa bagay, malapit ng Halloween, pwede naman, pwede. Wala naman ho dito may mga sakit sa puso. Ayan. Meron ho ba may mga sakit sa puso? Taas kamay, taas kamay. Dito lalo na sa... Ayan, si Ate. Sakit sa puso kayo? Mild lang. Mild lang. Naku, yan ang delikado yung mga mild. Oo. Oh. Pagkakit na, ah! Di ba, diretso lang. Paano, paano? Doon lang ang daan. Oo. Oh. Dito, wala naman may sakit sa puso dyan. Ayun, meron si Ate. Relax ka lang dyan. Relax na. Nakita naman si Doc Atoie sa picture, no? Basta pag tumatay sa pikit, patungap. Yung tugtog, eh, no? Hindi, alam niyo yung kaibigan ko niyan. Napakabuti ho niyan. Although, kagaya ni sinasabi namin, na ina-announce namin at this very moment, na meron po kasing pinagdadaanan yung ating doktor. Dahil nga po, yung isa po, actually, pilay po kami ngayon eh. Dahil yung ating pong pinaka-lead ng Zeal to Heal Foundation, which is yung ating niya, si Ti Agnes Arboleda, may dinadaanan po ngayon. Siya po ay coma dahil po dun sa aneurysm. So, mababanggit din po ni Doc mamaya. So, kahit ganun, pilit po rin namin na mag-serve sa inyo. No, yun lang, magkaiba lang, kayo alam nyo yung sakit nyo, yung kay Ate Agnes, biglaan po. Wala pong symptoms kasi yung aneurysm. But anyway, the show must go on, no? Show must go on. At kumain na ho ba ang lahat? Kumain na? Yes. Gusto nyo ho ba ng dessert? Answer me. Dessert? Dessert. Nakapag-dessert na rin kayo? Huh? Ha? Hindi pa. Hindi pa na. Gusto nyo ng dessert? O sige, magpapaano ho tayo ng asukal. Okay, ready na ba yung aking partner? Mini-makeupan pa ho. Kasi dumating yung makeup artist niya. Hindi pupunta kasi yan dito nang hindi nakaayos. Mini-makeupan? Kailangan ayusin ho siya. At nagpapasalamat ho ako sa sponsor niya. May sponsor? Yes, sa makeup artist niya. Walang iba ang kundi ang Kyobe, ang Santiago, ang De La Paz, at ang St. Peter. Nagtulong-tulong po sila para make-upan yung aking partner. Na pagdating naman dito ay hindi naman... Talaga nagtulong-tulong sila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sino may mga sakit sa puso, or may mga ramdaman, huwag kayong mabibigla. Pag nakita siya, inhale. Buti si nanay, mild lang. Exhale, ganun. Aha, ha? Dahil kakaiba ho ito eh. Itong taong to, kakaibang nila lang pagka nakita nyo. Makita nyo na kung napapanood nyo kami. Nandito siya? Wala ho siya magagawa kasi ako nandito ngayon. Oh, mamaya, gugulpihin na naman ako niya. So, maraming salamat ulit po sa mga tiga Rosales. Kay Charlie. Charlie. Sir yung, Charlie. Sir ano, Charlie. Yung isda. Daing na isda na bangus. Yan. Sarap. Inihintay ko yun. Meron mo ba itong galing probinsya? Ayan. Dami. Kung alam nyo, kayo ang pinakamalayo sa probinsya, taas ang kamay. Sir? Marinduque. Bawid dagat. Ano ho masarap sa Marinduque? Anong masarap sa Marinduque? Gaano karami yung masarap doon? Sige, isa-isay natin. Ay, kahit isa lang lang. Isa na lang. Danggit. Suman. Oh, suman na lang, suman. Ano yun? Arurot. Arurot. Ngayon ko lang narinig yun. Meron ho bang ganun kayo na lang? Wala. Sabi. Huwag niyo nang banggitin. Wala naman palang dali. Okay! Sa ngayon, ready na kayo! Yun! Ready na dito! Yes! Ready na dyan! Yes! Ready na doon! At dito na ang partner ko, nakakaiba, the exotic, Doc Atoie Arboleda! Hello! Isang mapagpalang araw ho sa ating lahat. Good morning! Good morning! Goodbye. Ay, good morning. Isang mapagpalang araw. Welcome po sa ating Cafeteria Zynergia. At narinig nyo, at narinig ko din, yung opening ni Boss B. Ang ganda ka nilang opening ko sa'yo. Di ba sinabi ko si Doc Atoie, ang gwapo-gwapo? Wala. Wala.
Ayan, humihingi ako ng paumanhin. Baka feeling nyo mababa energy ni Doc dahil may pinagdadaanan. Hindi ho pwede. Kasi naniniwala ako, ang tunay na magpapagaling ay ang pananampalataya sa Panginoon. Pero let me tell you something, guys. Very blessed kayo. I need you to know this. Kasi kayo, alam nyo na may sakit kayo, which means you are conscious na may sakit ka. At alam mo na mayroon kang pwedeng gawin para malabanan ang sakit na yan. Correct? So, yung pinagdadaanan po ng inyong lingkod, actually, it's not me. Pero definitely, I am involved because she is my sister. Kilala po ninyo yung kung follower kayo. Siya po yung head coordinator ng Zeal to Heal Foundation, si Ate Agnes. So, last week po, bigla na lang siya inatake. Naging unconscious. Wala siyang sakit, ha? Walang signs and symptoms. Kasama ko nga siya sa pagmimisyon, eh. Inatake, in short, that day, dying po siya. As in dying. And bilang kapatid at doktor, I need to be with her. Tama ho ba? So, yun yung Tuesday na wala ako dito. So, nirevive po siya. At pinabuksan po namin yung kanyang buo. So, she underwent a surgical procedure. Brain aneurysm ang findings. Which means, the brain is functional, but the brain stem, yung dadaluyan ng utos ng brain para gumana ang katawan at ang vital organs, yun yung naapektuhan. So, right now po, she is still in a survival mode. So, we have 12 doctors. Salamat po sa mga kaibigan natin, Doktor, especially Dr. Renan Acosta. He is the neurosurgeon sa UERM. Si Dr. Villanueva, Dr. Paez, Dr. Johnson, 12 pong espesyalista ang umahawak sa kapatid ko. Ginawa na po ng medisina lahat ng kakayanan niya. Ngayon po, pharmacologically comatose ang kapatid ko. Pero hindi ako nawawalan ng faith na may miracle na mangyayari. Oo, I am emotionally affected. Pero don't worry, guys. Mentally, okay ako. So, baka matakot kayo. Naku, may pinagdadaanan si Doc. Baka yung sakit ko ang ibigay kong ano-ano. Wag ko kayong mag-alala. May marami akong inihandang Clorox. Anong sakit mo? Doc Ubo, mag-chemo ka, mag-chemo ka! gusto ng ate ko, lagi ako masaya. So, Tol, gagaling ka. Yes, Ate Agnes. Gagaling ka. Gagaling ka. Masakit, masakit. Tatlo lang kasi kami magkakapatid, eh. Oo, yung tatay ko, kuripot. Tatlo lang kami magkakapatid, ako lang yung lalaki. O, ako yung tatay. Tapos ikaw pa yung iniwang lalaki? Patay. Ako lang yung lalaki. Pero at least pare, magaganda lahi mo. May kambal ka. Pag ganun yung tunog. Oo, guwapo yung mga anak ko, eh. Salamat sa Diyos. Pinag-pray ko yun. Okay, so anyway, the show must go on dahil kailangan namin maglingkod. Oo, meron akong pinagdadaanan, pero alam ko na may responsibilidad po akong ipinangako sa Panginoon. Yan ay maglingkod sa kapwa ko tao, sa kapwa ko Pilipino, lalo na sa nangangailangan ng tulong. Okay? Yes. So, pati yung mga tiga-Rosales na... Taga-Rosales, pasensya na, hindi ko kayang bumiyahe. Kasi anytime pwede akong patawag sa ospital. Ha? So, hindi ako nakarating doon ng live, pero napanood nila yung video. Oo. So, meron din sa kabanatuan. May 400 daw. May 400. 500. 500 patients kahapon sa Rosales. Ayan. Anyway, nandun naman po sila at tumawag naman ako para maibigay sa inyo yung pangangailangan nyo. Okay? Okay. So, ngayon, cafeteria tayo. Yes! Anong kinanta nila? Yung... Ulitin mo nga. May police, may police. Sige nga. Gusto ko, kantahin mo yan. Ang galing. Ayan, ikaw nag-request yan. Ano ba yun? Sige! Yung kanina! Parang tanga-tanga naman. Kita nyo ho, bayulente si Doc. Mentally. Nakalay tayo mo. Yung tinugtog mo kanina. Okay. Sa pag-ibig mo. Wag na, tuloy na natin ang kapitiri. Bumati na tayo! Okay, so binabati po namin yung mga nanonood sa atin.
Actually, para po sa inyong kalaman, we've created the Cafeteria Zynergia concept to be of service sa mga kababayan nating nasa abroad. Kayo, pangalawa, very blessed ulit kayo. Bakit? Pwede kayo magpunta rito at magpakonsulta sa akin personally. Correct? Ito naman po yung means namin to be of service sa mga kababayan nating OFWs at mga kababayan residente natin nasa ibang bansa. Doon na nanirahan. At nakilala kami through social media. So, sasagot po kami ng 3 questions. 300 questions. Tatlo lang. At tatlo. 300. Galing sa Moscow. Moscow. Tamaya. Tamaya, Moscow. Russia. Russia. Sa Japan. Japan. At saka galing sa Bakersfield, Cancer. Ha? Ah, California. California. Bakers. Si E kasi nakasulat eh. Yan. Yan. So, tatlong tanong lang po ito. Makinig ko kayo maigi. Baka ho kasi yung mga sakit nyo, yun din yung isinulat nila sa amin. At least meron na ho kayong idea. Okay lang kayo? Para ba talungkot nila? Mamalay ko. Talungin mo sila. Malungkot kayo? Sino may sakit? Ah, wala. O, hindi uwi. Ikaw lang. Wala. Diyan po nagtatapos ang aming programa. Hanggang sa susunod. Abalik kami. Babahan. O, hindi pa. Sino gustong gumaling? Ayan! Sino maling? Makakalungkot ang galing. Kanina, walang sakit. Gagaling ang shortcut ka agad. At babati lang ho kami sa mga nanonood kasi kung kayong nandito, nasa 400, yung nanonood sa atin ng live ngayon, buong mundo. Sabatiin natin pare, yung mga followers natin. Followers natin ang unang-una sa United States of America, sa lang sulok ng states ng America, maski states Hello. Of calamity. Hello sa inyo dyan. Australia. Hello. Yeah, hi mate. Hello everyone. Afghanistan. I come on in the hall. Amsterdam. Hello everyone. Bahrain. Bahrain. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yo. China. Jing Hui Liao Chao. Ni hao wa. King Ai Liao Qing Ki. Ning Gong Ji. Voice speak. Queen Wadi. Lok Atoie Pai Kwa. Aliku. Parang madilim ako sa TV. Huh? Madilim ka naman talaga eh. Hindi yung ilaw ata. Sino pa? Marahin pa, pare. Moscow. Yeah. Moscow. Ici beaucoup pour cela. Mais qu'est-ce que tu fais, dis donc? Ici beaucoup pour cela. Tu alam niyo ho yon? Ice beaucoup pour cela. Bakit parang naman sun? Hong Kong. Hong Kong yan. Ni hao ma. Ni hao ma. Macau. Pacific. Yasui. Dok atoy. Pai kwa. Pai kwa. Yasui. Pai kwa. Yasui. Pogi yon. Oo. Ya, pai kwa. Mas pogi. Pai kwa. Tumatawa eh. Ang lakas ng tawa nyo. Di ba, mali ba yun? Tama, di ba? Tama ho. Ito, tumatawa, hindi niya naman naintindihan. Oo, tama. Malaman mo na lang pag kami galing Hong Kong dyan. Okay, ano pa ba? Sino pa ba? Singapore, Malaysia. Sa Belgium, sa Amsterdam. Thailand. London. Thailand. Japan, pare, pati mo, Japan. Japan! Kokoi ne! Menakoi! Kokoi ne! Menakoi! Batiin mo sila! Batiin nga yun eh! Pogi! Mas pogi! Japan! Japan! Nihongo! Nihongo! Daigo no sene ikaro! Daigo no sene! Daigo no sene ikaro! Daigo no sene! Daigo no sene! Daigo no sene ikaro! 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 Daigo Konnichiwa! Konnichiwa! Kimbawa! Ayoko! Inumin mo muna yan! Inumin mo muna yan! Nalunok ko na. Okay. At marami pa. Ano ba? Ano ba mga? Belgium, Brussels. Belgium. Sa Spain. London. Spain. London. Hola, hola, amiga, chica, el palanombre, albanda. Germany, Thailand. Italy. Germany! Toblerones! Akinans! Titan! Spain! Oh, Spain! Hola, amigo! Hola! Que pasta, que será, será, que whatsapp, whatsapp! Por favor, lo toma ring ringaste, es importante. Ireland, Netherlands, Papua Switzerland. And then sa Finland. New Zealand. Sa Finland, New Zealand. At syempre. Ang kababayan natin mga tiga, Mongolas! Yes! Teka lang. Oh, bakit?
Ang ganda tingnan sa TV, sabay-sabay tayong tatlo. Oh. Hmm. Siya na naman, sablay. Sablay ka na naman. Sumabay ka na? Okay, sige. This is my rewind ko mamaya, ha? Dalawang step lang, hindi pa makukuha. Kaliwa ka na lang yun. Oh, sige, sino pa? Wala na? Wala na po. At yung mga hindi namin nabati, Israel! Israel. Yeah. Shalom. Shalom. Korea. 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 Ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo? Ano sa amin? Amin na! Bigay nyo na! Samgupsyal! Samgupsyal! So, welcome po! At abangan nyo, sasagot kami ng mga questions nyo. Pero before that, meron po kaming part ng programa sa cafeteria na we acknowledge our balikbayans. Bakit to? Unang-una, kaya sila umuwi para magbakasyon to be with their families. Pangalawa, amen, isiningit pa nila sa schedule nila yung pagpunta rito. So, dito ho ba? Meron ho bang balikbayan? Yo, ang balikbayan, oh. Sino mga balikbayan po? Sige po, wag ko kayo maya. Isa. Ay, gusto mo turo na lang natin, eh. Oh. Put your hands up in the air. Ito, balikbayan to, eh. Aray ko. Palagay ko. Balikulungan. Ito. Ito ang balikbayan. Ah, ito. Ginagawa mo. Balikbayan. Oh. Balik probinsya. Oh, balik Maynila. Isa, isa lang. Isa meron lang, pa isa yan. Lang. Ayun, no, si ma'am yung maputi, oh. Di ba galing kayong ibang bansa? Nek, kausap ko yung sarili ko. Sarili ko. Oh, ako, ako. Oo, oh, ako yun. Wala na, isa lang. Okay. Ayun, si ma'am yung nakaputi. Balikbayan. Kayo, ma'am. Ba? Oh, balikbayan. Hindi, okay, forma lang, forma. Ganyan kasi mga Pinoy, eh. Ikaw nga, pare, hindi ka balikbayan. Tignan mo yung tsura mo. Siyempre. Galing akong Korea. Ang galing, no? Hindi, alam nyo, bilib na bilib. Hindi ko kaya po forma lang. Sa mga millennials, alam nyo yung mga pormahan nyo, millennials, di ba? Ito para sa mga susunod na panahon, ito po yung forma na si Boss Vic ang nagpapauso. Ang pangalan po nito, for your information, is Partan na Japorms. Partan. Okay, tandaan nyo yun, Partan. Okay? Ano yun? Parang tanga. Okay lang? Okay! Kung may Partans, merong Pambu! Anong? Bamboo roll. Bamboo roll. Dito, may balikbayan? Meron yan. Ayan, isa. Lahat na nandito, balikbayan to. Isa lang din? Isa lang din, no? Totoo? Ah, sige. Dito po, sa dulo. Ito, nakadilo, balikbayan. Si ma'am, balikatan. Balik loob. Isa lang din. Dito, meron, no? Si ma'am, sama lang tingin niya. Ay, si nanay, balikbayan po. Hindi. Oh, ano, di ba? Ang hindi umamin, tutubuan ang buko! So, isa, dalawa, tatlo lang, tatlo. Sige, i-acknowledge natin. Sino, ma'am, from? Saan po kayo galing? Saan kayo galing? Nagtanong lang ako, saan po kayo galing? Hong Kong! Ano yung sabi niya? Hong Kong? Anong ibig sabihin ng sinabi niya sa akin? Yasui! Oo. Oh. Kwapo. Ano yung yasoy? Ganda. Kwapo. Pauso ka pala eh. Okay, kailan po kayo dumating? Oh! Kumain na ba kayo? Oh! Nakapag-merienda na? Nagkape na ba ho kayo? Yung balikbayan box mo, andyan na. Oo, kung dumating naman. Safe naman, okay. Oo. Ah, duman muna kayo. Gusto niyo na mauna? Wow! Kumain nga dito eh. Imanang! Pero ano, Tol? Honestly, taga-Benguet ho kayo. Hindi, anong tawag dito? Anong salita dyan? Kankanaay! Well, manang! Adjay ti malasang na eh! Barbaro ka na eh! What? Gawad! Napudot! Napudot! Ilocano raw niya. Hindi ka po sinabi ko. Hindi ko naman sinabi yun. Halang naman ako eh. Kala ko, ang galing-galing mo na. Okay. Ma'am, anong currency dyan sa Hong Kong? Sa Benguet? Sa Hong Kong. Ang alo ko sa Benguet. Anong currency nyo? Siyempre, Hong Kong dollar. Hong Kong dollar? Di pa ako nakakita nyo. Gusto makita? Ano pa gusto mo? Di pa ako nakahipot niyan. No. At hindi pa ako nakapagbulsa niya. Meron ka ba dyan? Ayan na! Ayan. Ayan na, meron daw. Meron. Ma'am, kung ilalabas nyo, yung pinakamalaki na. Kasi titignan lang naman namin eh. Kung gano'ng kalaki. Di ba? Ah!
One, two, three, go! Hey! Hindi ko kompleto mo ang araw mo. Hoy! Sa mga pasalubong mo. Hey! Bakit may ganun tugtog? Ito, tandaan nyo, kahit sa negosyo, napakaganda nito. Pagka may buwe na mano, dapat lumago. Banat! Wag mo ibulsa! Binubulsa mo eh. Sa bagay, ma'am, 10? 10. Anong susunod dito? Tag-250 lang tayo. Uh-huh. Ano ang susunod dito? 2 pesos and 50. 10? 20, 50. May 100 na buo? May 1,000. Yung 500 nga patingin. 1,000? Ano? Hindi pa ako nakakita, no? Yung 1,000. Thank you, ma'am. Ma'am, ito po ay mapupunta po sa ating foundation. Maraming, maraming, maraming salamat po. And the Lord will... Bless you. Papaltan niya po ito ng siksikliklik. Maraming salamat. Wala man tsokolate dyan. Sino po siya? Yung brother-in-law nyo may padala? Hello, brother-in-law! Salamat! Ay. Hindi mo narinig? Siya lang daw nag-introduce. Pero may pinadala ba? Wala. Cebu? Hindi ka naman taga Cebu, ah. Hindi ako taga Cebu. Baka doon lang siya nag-attend. Pero ano ho ako? Phil-am. Wow! Wala akong probinsya, tol. Phil-am? Alam niyo ba yung Phil-am? Pinalaki ako sa am. Hindi ako nakapag-gatas, tol. Sabagay, halata naman. Ito. Ito, kitang-kita nyo, kutis, itsura, pati forma. Pilnoy. Di ba? Ano yung Pilnoy? Ano yun? Pinalaking abnoy. Welcome home. Okay, enjoy, ma'am, enjoy. Probinsya na lang, wala namang ano eh. Benguet eh. Hindi, okay na, mamaya na. Dito muna, meron pa isa eh. Dito. Meron pa ditong galing abroads. Abroads. Sino po? Wala na, nakauwi na. Okay na. Nakabalik na lang. Ayaw! Umamin din. Umamin. Oh. Interview mo. Saan galing? Italy! Buongiorno! Buongiorno! Welcome home, boss. Buongiorno! 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 Kailan po kayo dumating, boss? One day, I'm going to Malta to be... Kahapon! Kahapon! Sir, nag-lunch ka na? Nag-lunch ka na? Merienda. Merienda. Gusto mo uminom? Kape, kape. May wine dyan. Kuya, paano wine? Mura ko lang ibibigay sa'yo. She said, go to the toilet. I say, you don't understand. I want to piss on the mouth. Ah, pastor. Oh, so, wag ka mag-iaya ng inom. Bakit? Ang mga pare, umiinom ah. Sir, ano na lang tayo? Konti sabong, lang. Sabong! Sabong? Joke lang ko yun, ha? Joke. Kasi meron akong pinustahan manok na pula. Ano na ko sa manok na puti? Talo! Biro-biroan lang ko para active mo na yung brain. Ano pa ang kailangan mo ito? Ay, teka lang. Italy. Sir, anong currency yan? One a day, I'm gone in the morning. Matagal ko nang naririnig yan. Pero hindi pa ako nakakita niyan. Star! Maganda kaya yan? Gusto ko rin makapagbulsa niyan eh. Gusto mo babatiin muna natin siya? Meron mo ba kayong babatiin? Sige, batiin natin yung misis. Misis! At ang bati po rito, 5,000. Sige! One a day, Pastor. Buongiorno. Buongiorno. E buonasera, e buona notte. J'ai un message pour toi. Puro ibon yun ah. Andito po, andito na ako ma kay Doc Atoy. Ayan, hindi ho kasali yan. One a day, I'm gone and gone. Tsaka kay Boss Big. Sige. Sir, ano kayo? Doon na kayo nakatira? Oh, permanent residence wow, na kami na Italy. Wow, sarap no. So, ba't kayo naputa rin? Okay, may karamdaman si sir. Okay, sir. Maraming salamat. May padala raw si Ma. Mamaya ako ibibigay. Maraming salamat. Hindi talaga. Umalis ka eh. Maraming salamat. Pare. Perti Pastor. Tights yan, tights. Seed. Oh, yan. Seed. Ay. Ay.
Yung ano, pakisulatan ang pangalan. Pastor, pakilagay po. Pakilagay po yung pangalan. Yan. At saka po yung telephone number. Para pag kulang, tawagan namin. Tawagan namin kaya. Hoy! Si Kuya, sabi na, siya rin daw, magbibigay. Sabi na, bigyan na sobre. Bigyan na sobre. Kumakano si Kuya, yes. Hindi ka pa kumakano ka, okay. Ako din, ako din. Sabi na, sir. Ayan, yes. Thank you, sir. Thank you. Nag-okay eh. Sige po, sabi, ayoko mo okay, ayoko mo okay. Meron pa isang galing abroad. Ma'am, ayan. Ayun, tinuro from? Na. From? Ah, yeah. Wassalamualaikum, ma'am. Assalamualaikum. Kailan po kayo dumating, madam? October 11, 12, 13, 14. Wala na yan, tol. Muwi na ho kayo ng probinsya. Ah, nakauwi na nga. Wala na. Welcome po, welcome. Wala nang natira yan. Tanong eh. Pare, nag-reunion na yan. Okay lang, okay lang ho yan. Kahit ho, prayers, pwede yan. Oh. Mas malakas yun. Okay. Welcome home, ma'am. Welcome po. Ano, ma'am? Kwentuhan lang tayo? may kailangan ho ba kayo sa akin? Kami ho, alam nyo may kailangan kami. Kailangan nyo yung sobre. Oh, si ma'am. Ha? Mag-donate daw si ma'am. Oo nga. Pare, ito ha, lilinawin ko po sa mga nanonood. Yung iba tuloy, natatakot magpunta. Hindi, wala po kami rito ang pilitan. Hindi po kami nanghihingi. No, nanlilimos. Ano po? Eh, ito po ay biro-biroan lang. Kasi naniniwala ko, hindi mo naman dapat hingan yung mga yan. Kasi ang mga Pilipino, ligas sa atin ng kusa. Ay! Kusa. Hindi ko kaya yun sa'yo, boss. Halika nga, sandali. Haya. Sige. Okay, Totoy! Bibo! Kuliling! Galing ko sumayaw. Yeah! Sobra ka sa exposure. Sumakit yung balakang. Welcome home, ma'am. Maraming salamat po. Okay na, wala na. Magtayo naman magbigay ng premyo. Ah, tayo? Oo, oh, sino yung pinakagaling sa malayong probinsya? Kasi abroad sila eh, di ba? Okay. Probinsya. Probinsya, kung alam nyo, kayo ang pinakamalayo, taas ang kamay. Nice, saan po galing? North Cotabato, pare! North Cotabato! Ayun na ba yung pagbibigay? North Cotabato? North Cotabato, asan? Kailan po kayo umalis doon? Ah, 2 years ago. Ha? Ah, okay. Welcome, ma'am. Well, ano salita doon, ma'am? Pera. Malamang. Iba, peso lang din doon. Kayo po, from? Bicol, saan sa Bicol? Ito, kababayan nyo. I'm from LA. LA ito. Alright. Yung kapatid, nagkasan nyo kapatid nyo? UK. Yung pinadala ni Kuya. Wala. Yan, request nyo. May mga ganun eh. Uy, pumunta kayo. Ito yung para kay Doc Atoie. Ito yung para kay Boss Pick. Tapos na yung oras ang paghihingi. Malay mo, humabol ka. Meron pa ang probinsya, ma'am? Ayun, malayo. Uy, hindi malayo din naman yung Cotabato. Oh, Cotabato, Palawan, eh. Puro. Asan niya? Asan niya? Pinakita pa yung picture. Oh. Hindi sulat yan. Ano ka ba? Ah. Para sa kinaukulan, magbigay ng $100 kay Doc Atoie. $200 naman kay Boss Vic. Mas malaki pa sa'yo, ha? Hindi, ano ba? Biro lang. Maylin. Ma'am Maylin. May Maylin. Bulalo. Maylin Bulalo. Bulalin. Oo, no, sabi ko sa'yo, kapatid. Maylin, Ma'am Maylin, maraming salamat. Nasa UK siya ngayon. Maylin Bulalin, nandito po yung kapatid nyo, si Maylin Balulo. Dito na ho kaya kayo. Sige, dito. Hit me with the horns! Maraming salamat, ma'am. Thank you. Thank you. Thank okay. You. Dito ho, meron bang galing probinsya? Wala na? Probinsya. Okay. Okay na. O, nag-okay na naman! Okay, tayo naman mamigay, pare. Asan okay. Early birds mo. Wait, but before anything else, I would like to announce this. Our Business Center Conference 2019, December 9, 2019, Monday, 8 a.m. to 4 p.m. The Grand Ballroom Hotel, Hotel Rembrandt, November 26, Tomas Morato Avenue, Diliman, Quezon City. That will be on December 9. December 9, our Business Center Conference. Business Center and Mission Center Conference. Okay?
And then, our Gala Night 2019, Zynergy and Health Forum second anniversary celebration, December 11, 2019. Wednesday, 5 p.m. onwards, ABS-CBN Vertis 10th, Luna Drive Vertis North, Quezon City, Philippines. Yung Gala Night natin, this coming December 11, sa ating mga business center, mission center, at sa lahat po ng ating mga distributor. Get ready sa ating pong Gala Night. Gala Night. So, yes. Naka-gala tayo nun. Mm-hmm. Wala pong damit. Ano ba? Early bird sa tayo? Yes. Tayo naman po ay mamimigay. Mamimigay. Ay, announce rin pala. Yung hindi ko na-announce yesterday, nung nakaraang linggo, yung ating pong nag-donate ng water. Tigaliloan, Cebu, Business Center, Ground Floor, San Donix Building. Ay, sponsor pala. Purok Tambis Bajak, Poblacion, Diloan, Cebu. Ryan Pipito. Thank you. 0917-168-0489. Sila po yung nag-sponsor last time? Last time po. Ngayon, walang sponsor? Wala pa po. Okay, Naga City Business Center. Address is number 28, Peña Franza Avenue, Naga City. Naga. Near Naga City Hospital. Jeffrey Maricel Makalinga. Contact number is 0912-368-0013. Sila po yung sponsor ng last time. Oh, tubig. Last. And then Baguio City Business Center. Baguio, Benguet. Second floor, Peterson Building, kilometer 4, La Trinidad, Benguet. Peterson Building. Thank you. Okay, Dedit Polig, 0946-899-6227. Ito po mga binabanggit namin, ito po yung mga mission centers na kung saan kung kayo ay malapit dyan, you can avail of the products na ini-endorse po ng inyong lingkod. Sa Cebu, sa Naga, Benguet. As of now, as of today, we have more than 200 mission centers all over the Philippines at 12 naman pong mission centers sa ibang bansa. Yeah. Amen. Okay. Okay. So, ngayon pong araw na to, dahil meron po tayong mga kasabihan ng mga early birds. Yan. Kung sino yung mga early birds, catches the early... Worm. Yon, worm. Kaya kayo, ang matatanggap ng mga early birds ay... Worms. Okay, nakaready niyang worm? Okay, early bird, number one. Ano premium muna natin? Anong ang pwede premium natin? Po natin ay makakatanggap sila ng Mangostana and Graviola Coffee. Yan. So, ito po, isang box po ang matatanggap nyo. Ang laman po nito ay 10 sachets. Napaka-healthy po ito, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan. Ayan. Sa mga kalalakihan na may problema ng kay Junjun. Yes! Sino si Junjun? Yung hindi na nila makita pag umiihi sila. Siya si Junjun. Okay, doon po sa may problemang ED. Alam niyo yung ED? ED. Ah, yung nasa abroad. Yung ED nasa, yan, yeah, abroad. Nasa ilapang bang? ED is erectile dysfunction. Oh. Medyo pag umiidad na tayo, si Junjun malulungkutin na. Oh. O lagi na lang siya nakaganyan. So, naman Junjun. Malaki po may tutulong ng Mangostana Coffee. Ang kailangan lang po ninyo ay isang sachet. Ulitin ko, isang sachet ang kailangan ninyo. Ni Junjun? Oo, para... Titimplahin? Hindi. Hindi siya iinumin? Hindi. Anong gagawin? Ibabalot mo yung sachet. Lalambot, lalambot, titigas, titigas, lalambot ang tuhod. Yes. So, alam niyo na. Okay. Parang may kalso, no? Oo, at bibigyan po natin ng award. Ito mga maagang dumating bakit ito. Alas dos ang schedule. Sila po yung epitome ng pagbali ng maling paniniwala at kaugalian ng mga Filipinos. Tayo mga Pinoy, pag sinabing ganitong oras, okay lang mali. Bakit? Filipino time. Maling kaugalian yun. Napaka-importante ng oras kasi buhay. Kada minuto, buhay ang binibilang. So sila po, anong oras nagsindating, pare? 6:55 ng umaga. 7:58, 8 o'clock, 8:25, and 8:35. Pero alam nila na alas 2 ang schedule. Malalaman din natin yan kung alam nila. Okay, go! Unang early bird na makakatanggap ng early worm ay walang iba kundi si Mamiya Jane Abar. Mamiya Jane Abar, Mamiya. Please come on down! You're the next contestant if the price is right! Yeah, dito po, ma'am. Tagasan po sila, ma'am. Quezon Province po, Lucena City. Lucena, medyo malayo. Lucena, masarap yung... Lanzones? Hindi, Longganisa. Hindi, Lokban. Lokban, ano masarap doon? Matulog. Uy, ikaw, puro si tulog. Sa amin, inihaw na isda. Iyo. Saka tuyo.
May inihang na isda kayong dala. May tuyo kayo dyan? Wala. Sa susunod ah. Kasi bibigyan kita pero ng premium. Pero ma'am, kayo yung pinakamagandang dumating, no? 6:55. Okay. Pero alam yung alas dos schedule. Yes po. Ah, okay. So nakakatawa. So, nakita nyo? Na, so kaya dapat pong bigyan ng premium. Alam ko kung bakit ka maaga. Dahil bibigyan ka ng premium. Hindi ho. Yan, ina-award na namin. At dahil po, inspirasyon ko rin po ang kumpare natin, si paring Willie. Kilala niyo siya? Si... Tanda niyo. Ay lang, ganyan. Hindi ganyan! Hindi ba na? Ganun! Mali-mali pa! Hey, bakit ho? Kasi natutuwa ako sa... Ang ganda rin ho kasi ng puso ni paring Willie sa pagtulong. Totoo yun, ha? Kaya po siya na-bless ng gusto because of her, of his heart sa pagtulong. At nakikita ko kasi, nanonood ako dati nung kanyang programa, may mga dancer siya. Tama, no? Pagka may programa, may dancer siya. Bigyan ng jacket! Pag ako nagka-programa, kukuha rin ako dancer. Ayan, natuloy na. No, ang kaibahan lang, lalaki kinuha akong dancer. Yeah! Para walang kahit anong issue-issue, tama? Pero ang tawag dito, pangarap ko, yung mga lalaki kong dancers, katulad din ng mga dancer ni paring Willie, nakatanga. Pangarap ko yun, na naway matupad. Okay, at ang pangalan po ng mga dancers ni paring Willie ay Luningning. Milagring. Milagring. Liwayway, di ba? Oo. Ako naman ang mga pangalan ng dancers ko, Kuliling. Praning. Mamaya, siya. Okay, handa na po kayo ibigay ang premium nyo. Okay, tawagin ko si Kuliling. Kuliling! Yeah! Oh! Yes! Ma'am, ang kape niya ay hindi pangsayawan. Yan po ay iniinom sa umaga lang. Thank you. Thank you po. Congratulations, ma'am. Thank you. Alam mo, si nanay, iba'y pagkakangiti eh. Oh? Nung sumayaw si Kuliling, napakaga... Hindi lang yun! Hindi lang yun, napatayo pa siya. Sabi niya, sa susunod ako ni Maaga. Maaga ho kayo sa susunod, ha? Sa Martes. Ire-request ko, ha? Next pasok! Anong oras? 7:58. Alas 7:58. Remeline Rodriguez! Ma'am Remeline Rodriguez! Ito yes. Yung nakita mo naman ng mga... Ito yung mga balikbayan na ayaw umamin eh. Alam mo ito mga to, yung umakit sa bundok, ano tawag sa kanila? Mountaineer. Hindi, Tarzan. Babae, di okay, si Jane. Si Jane. Yes. Taga saan kayo, ma'am? Sa Ipogaw po, sir. Sabi ko sa iyo eh. Saan? Ipogaw. Kalinga. Saan? Sa Tinok, Ifugao po. Tinok. Ifugao, Tinok, oh. Tinok. Yes, talaga po. Ano po? Bundok siya? Yes po. Wow. Ang mataas ng mga bangin po. Huwag ko na kami summer on, ha? Dito lang tayo. Nag-zipline lang kayo, no? Zipline? Hindi po. Woo! Kamusta naman, ma'am? Pero alam nyo, alas dos. Alam nyo, ho? Yes po. Ah, okay. Thank you, ma'am. Napapanood ba kami doon? Yes po. May signal doon? Meron naman, wala mo. Okay, sige. Tawagin natin. Masarap po ito doon. Malamig, di ba? Anong specialty? Anong specialty niya doon? Sa food? Mga gulay po doon eh. Gulay. Mura gulay doon, di ba? Mura gulay doon. Walang bayad doon. Tanim nila yun. Oo. May dala kayo? Yan? Sa bag? Ay, pa. sige, manawagan ho kayo. Pwede naman. Sabihin nyo kasi mga kababayan nyo doon. Ano yung salita doon? Pares kayo na salita. Hindi. Magkaiba, no? Iba. Ano yung salita niya? Sa kanakanay sa kanila, kalanguya. Yung sa amin. Kalauya. Sige, batiin nyo sila ng kalanguya. Kalanguya. Kalanguya ba? Sa amin, kalasibuyas, kalabawang, mga ganun. Sandali lang, bababati eh. Babati ho, sige. Kumusta kayo nagtan? Kaya kami siya kanan ni Dok Atoy. Maitim daw si Dok Atoy. Kayo naman, babati pa. Tiniran nyo pa si Dok. Huwag naman. Salbahe ka talaga. Siya bumati eh. Oo. Sige, bigyan na natin ng premyo si ma'am. Pasok! Kuliling! Meron na ko ako. Yeah! Barrel! Yeah! Yeah! Okay. Oh! Yeah! Pare! Natutuwa ako sa iyo kasi kaya kita lagi tinatawag. Alam mo, pag natutuwa siya, dahil binibiyayaan. Mm-hmm. Ganon din ang Panginoon. Ang Panginoon, pag natuwa, nagpapala, di ba? Mm-hmm. Pero
may binabasa ako sa katawan niya. Ano, ano? Parang hindi proportion. Ganun talaga. Hindi ko alam kung ba't nakakatawa siya. Ganun talaga yung tsura niya. Huwag mo na pakialaman. Ma'am, thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. May salamat baon na kayo pag-uwi. Sige, next. Okay, Mariste Cornelio. 8 a.m. 8 a.m. Mm. Si Ma'am Mariste. Ah, ito yung galing pa Sambuanga to. Sambuanga. Ay, ano wala? North Cotabato. North Cotabato. Anong salita naman doon, ma'am? Bisaya. Bisaya, Ilonggo. Ah, Ilonggo. Mix na. Ang mga Ilonggo, malalambing magsalita. Yan eh, no? To? Yan yung ano, yan yung galit na malalambing. Patayin, patayin kita to. To, patayin kita to. To. Asan yung martil yung hinala mo kahapon? Di ba ganon? Autistic naman yan. Hindi, malambing ho sila. Pati po ang kanilang mga alaga, yung mga pets nila, may tono rin. O, di ba? Ang pusa, meow, meow. Yeah. Ang aso, ang aso. Aw, aw. Ang ibon, ang ibon. Tweet, tweet. Ang gagamba, ang gagamga. Paano? Okay. Okay, bigyan natin ng premyo. Pasok, blocking! Blocking. Pare! Kailangan na ito ng konting exposure. Yeah, yeah. Oo. Oh, ito ha, sa mga hindi ho nakakaalam, ngayon lang po namin ito i-announce. Balik-balikan nyo ito sa YouTube. Kaya ko po ito nakuha ang assistant ni Doc Atoy. Isa po ito sa survivor natin. Survivor po ito na sunog. Oh, thank you very much. Oo nga, alata. Ah, gusto ko laging kasama yan. Bakit? Pumuputi ako. Sabagay. Sabagay. Ayos ba? Ayos ba kayo dyan? Yeah. Okay. Okay, next. Tawagin natin si Ma'am Catalina Salazar. Ma'am Catalina, hello. Welcome po, ma'am. Taga saan po sila? Pasig. Layo, no? Ano masarap doon? Tumawid. Ilog pa si. Lahat po. Lahat. Kamusta si Mayor? Oh, si Mayor. Okay si naman po, batang-bata. Biko, no? Oh, ang galing. May dala kayong biko? Wala, kalamay, meron. So many promises and you. Okay. So welcome, ma'am. Welcome. Saan kayo sa Pasig umuwi? Sa Karangalan, Manggahan po. Ah, Karangalan pa ano lang Kainta, no? Kalahati ng Kainta. Oo. Saan yang Gate 5? Opo. Oh, alam ko, no? Alam niyo kung ba't alam ko 'yon? Doon ako inaabot ng baha dati. Hindi na bumabaha, no? Hindi umuulan na malakas, eh. Pero nagawa na ho ng paraan niya ng ating gobyerno. Oh, magaling ang gobyerno natin. Sinisip-sip nila ang mga tubig para hindi na bumaha. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano? Ang baha. Pare, tumakbo ko dati. Natira ho kasi. Natira ho kasi ako sa Taytay. Meralco Village, Taytay Rizal, yan po ang aking kinalakhan. At lahat ng tropa ko dyan, mga politiko, kaibigan, pinatatakbo rin akong konsyal. Ayoko, sabi ko, pwede naman ako maglingkod kahit wala sa pwesto. Tama ho ba? Kasi doktor ako eh. Pero sabi nila, meron ko ba naiisip na plataforma kung halimbawa para magaya namin. Ang una kong plataforma, ang problema sa Taytay at Kainta at saka Pasig, baha. Oo, diba? Tama. So anong ginawa kong resolusyon? Ang plano ko, pabububungan ko ang buong Taytay. Wow! Wala na ba? Ang alulod niya, Marikina. Kawawa naman yung mga tiga Marikina. Kaya nga hindi ako tumakbo, pare. At hindi ka rin nalilipo ito. Pangalawang plataforma ko. Ang pangalawang problema natin, hanggang ngayon, hindi pa rin nila nasusolusyonan, trafiko. Affected ba kayo ng traffic? Yan. Sobra. At magandang-maganda ang naging solusyon ko dyan. Ano ang solusyon ko? Isang linggo, puro palawas lang. Isang linggo? Isang linggo, pauwi lang. Sabagay, walang... Sa traffic, puro gano'n lang. Walang counterflow yun. Ewan ko, ba't ayaw nila i-apply? Kaya sa susunod na halalan, huwag mo siyang ipoboto. Kasi... Okay, pasok, Florentine. Florentine. Tayo'y mag-otso. Wow! Woo!
Thank you po. Maraming po salamat. Dahan-dahan God lang bless. Ako pag-inom ng kape, ha? Parang bagong-bago yung tugtog niya, no? Oh? Ocho-ocho. Meron na, nuwebe-nuwebe. Oh, meron pa. Meron pa. Ay, at the last, si Ma'am Mary Ann Yu. Ma'am Mary Ann Yu, where are you? Ito, ito. Ay, ito pala. Apelyido pa lang Chinese. Kausapin mo, Chinese. Wow, Chinese. Miao ma. Miao ma. Chinese Tagalog. Chinese Tagalog. Ikaw, are, saan ka punta? Ikaw ba maralas dito? Ikaw ba bigay sa aming foundation, ha? Para negosyo, wala luki. Kaya niya, aki, kaibigan, Chinese, so yo. 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 Oh. You. Yo. You. Yo. Taga saan kayo, ma'am? Ongping. Oh, Ongping. Valenzuela. Valenzuela. Okay, sige. Bigyan okay. natin premyo. Gusto niyo ng premyo? Siyempre. Gusto niyo? Oh, at dahil wala na tayo, absent yung isa kong dancer, tawagin si guard. Hindi, andyan. Tawagin natin walang iba kung hindi si Praningning. Pasok, Praningning. Wala, o ikaw na lang. Kuliling, pasok, kuliling. Versace on the floor. Oh! Yan, Suara. Thank you po, ma. Parang medyo hindi na ako nasisihan. Bakit? Parang yun at yun lang show nila. Eh yun lang ang alam na steps eh. Dalawang steps. Pag mag-aaral yan, girl. Another one. Dalawang steps tapos 1,000 a day. What? What? Yan ang marami. Allowance yung mga ngayon? Sila 1,000 a day. Hindi nga alam ng marami. 3,000 a day. Walang ganun? Okay. Okay. So, kompleto na. Kompleto na po. At yun po yung nabigyan natin mga early birds. At gusto man namin kayong bigyan lahat ng... premium. Ng blessing, pero hindi natin kaya, not unless madagdagan ng sponsors. Yeah. Okay. Pero meron nung kaming inihanda, lima pa po na surprises. Okay. At dahil random po ito, no? Pasensya na ho, random, kung sino lang po yung matatapatan. Pakicheck po sa ilalim ng inyong upuan. Say, yeah. Go, go, go! Sa ilalim ng upuan. Ayan. Ayan. Tingnan maigi. Kapain nyo, kapain. Kapain. Kung may bubble gum. Kung walang nakuha ang bubble gum, baka may kulangot. Pakitanggal na lang po. Pakilinis. Uy, naghahanap pa talaga. Oh. Hindi maka-get over. Okay, sige. Okay, pasok na tayo sa ating mga tanong at portion. Sasagot lang po ako ng 3 questions. Magsiseryoso ng konti si Doc, ha? Konti lang. Kahit hindi bagay sa akin. Sasagot lang tayo ng questions. Okay. Tol, anong tawag sa ganito yung leeg? Turtleneck. Turtleneck. Ganda, no? Alam mo, nagre-ready na ako para pagkunta ko ng Korea. Korea, punta akong Korea. Okay. Mga tiga Korea, ano kasi yun? Abangan nyo ako dyan. Bakit nyo ba porma sa Korea? Ano mo? Kaya ayoko magpupunta dyan eh. At saka hindi ka papayagan doon. Bakit? Bawal ang mga ganyan tsura doon. Okay, napunta na po tayo sa ating mga katanungan. Ang unang katanungan ay magagaling sa Russia. Russia. Isipo ko porcele, isipo ko porcele. Pambati ho yun. Okay. From Linda. Linda. Gallstone and liver problem. Good morning po, Dr. Atoie and Boss Vic. Paregoy, sa mga hindi po nakakalam, if you are a follower of Health Forum sa Facebook natin, ito po yung mga messages ng mga pasyente na nasa abroad. So, sumusulat po sila sa ating True Messenger at ito po yung means natin na masagot sila. Ngayon, kino-compile na lang po namin yung mga questions kung ano yung pinakamarami para isang sagutan na lang. Ano po? Baka yung, uy, nabasa yung kay Linda ng Moscow. Yan din yung tanong ko, ba't ako hindi sinagot? Oh, ito na po yung sagot. Pangkalahatan na po ito. Okay? Sige, tuloy. Good morning po, Dr. Atoie and Boss Vic at sa lahat na bumubuo ng programa nyo. Ako po ay si Lynn, 50 years old, OFW po ako dito sa Russia, Moscow. Isa po akong napakarami ninyong followers, 2016, umuwi po ako para magpa-check up. At dahil dyan, nararamdaman ko ho ang pananakit ng aking tiyan. Kaya para hindi sumakit ang tiyan ko, yung padala mo lang. Hello! At kung minsan,
Kailangan kong mag-vomit to feel better. Pina-ultrasound po ako at nakita na meron akong gallstone na kasing laki ng butil ng munggo. Laki nun ha? Butil ng munggo? Meron binanggit yung doctor na size pero di ko na matandaan. Ang natatandaan ko lang na kasing laki ng butil ng munggo. At sabi po ng doctor may tama daw po ang utak ko. Ang liver. Ang liver. Pero sabi, ala daw gamot ang liver. So binigyan na lang po ako ng gamot para sa gallstone. Good for 3 months. Since nandito na ako sa work place ko, di na ako nakapagpa-check up. Pero since I've been listening to your program, I'm learning a lot such as following your 7 doctors. Thank you po. Using less oil, sugar, salt, at iniiwasan ko na rin ang mga dairy products. Anong salt? Salt? Salt. Alright. Also eating more veg... Also eating more vegetables and fruits. Uh-huh. I am also drinking lemon water every morning as you have said, good for the liver. Yes. Ngayon, ang lemon water po ay malaki na itutulong para po matanggal ang problema natin sa liver, specifically those who have fatty liver. Wow. Okay, lemon water lang. Okay, sige, tuloy. Ngayon, bihira na po, Dok, ang inyong papadala sa akin ng suporta. Marami na po akong bayarin. Bihira na naman po sumakit ang aking tiyan. Pero humihingi po ako ng payo, nutritional guidelines at nutritional na gamot para sa gallstone at liver. Dok, meron po akong isang burden. My elder sister is 60 years old na, na-operahan na po siya. Tinanggal ang kanyang gallbladder dahil din po sa gallstone. Malaki na daw po kasi, sabi ng doktor niya. Dok, umiinom din po siya ng maintenance para sa kanyang blood pressure. Ano po ba, Dok, ang maipapayo nyo para di na siya mag-maintenance ng chemical na gamot which you have said na nakakasira ng organs? Please send nutritional guidelines din po para sa ate ko. Maraming salamat po and glad God bless you, more power at your program. Okay, first and foremost, the problem of Ma'am Linda is gallstones and liver problem. Though, hindi niya binanggit ano yung problema niya kay liver, no? Walang specific kasi maraming problema kay liver. Isa na po dyan, yung tinatawag po nating liver cirrhosis, fatty liver, hepatitis, A, B, or C. All of those are liver problem. Mm-hmm. Diba? So, walang nakalagay dito anong klase yung problema ng kanyang liver. Okay? So, yung gallstones, okay, ang gallstones po may mga signs and symptoms. Pagka po tayo ay may problema na kay Abdo, mararamdaman ng isang pasyente ang pagdalas ng kanyang dighay o kaya ang madalas na pag-utot. Okay? Siguro, alam nyo ang ibig sabihin nung, ang English, alam nyo English ng, yon. Anong English ng utot? Maliho kayong lahat. Sabi nila, birth daw, birth. Fart. Birth. Fart, flatulence, hindi po. Ang tamang English po niyan, basic lang tayo, diglo. Bakit diglo? Oh. Pag dito lumabas ang hangin, dighay. Pag dito, diglo. Oo nga, no? Ang galing. Woo! Sandali, nadidiglo ako. Excuse me. Ano yun? Excuse me, I'm going to diglo. Yeah. Okay, at importante po ang Abdo, kung may naririnig kayo na okay lang yan, kesa magka-problema ka, patanggal na lang natin, hindi naman ganun kahalaga yan. Listen carefully. Hindi ilalagay ng Panginoon yung isang organ na yan kung walang silbi sa loob ng ating katawan. We are created by the Lord in His own likeness and image perfectly. Kaya ka nilagyan ng Abdo, may halaga yan dyan. So, hindi maganda na ipinatatanggal. Pero, worst case scenario, kailangan nang i-remove. Ano ang dapat mong gawin? Aalagaan mo na dapat si liver. Kasi pag na-remove na ang gallbladder mo, magdo-double work na si liver. Kasi yung iniwang trabaho ni Abdo, tatrabahuhin na ni liver. Malinaw? At isa po sa mga signs na may problema tayo kay gallbladder, kay liver, pagka po nagkakaroon kayo ng persistent pain on your right abdominal area. Nandito po kasi sa right part ng abdomen natin yung mga organs. Nandyan yung pancreas, yes. Nandyan yung appendix, nandyan si liver, nandyan si gallbladder, nasa kanan lahat. Alright? Magkakasama sila dyan. So, pagka may nararamdaman ka, I suggest magpa-ultrasound para makita natin ng diagnosis.
Kasi mas madaling gamutin pag alam natin kung ano ang problema. Correct? So huwag niyong babaliwalain. Ano ba naman yung ultrasound? Magkano lang? Kesa pababayaan niyo, pag malala na, iiyak-iyak kayo, sasabihin niyo, wala kayong panggastos. Huy. Yes. Oh, ha? Malinaw? So, ano ang gagawin natin kay gallbladder? Parigoy, turuan mo sila. Okay, turuan namin kayo ng detox para sa gallbladder nyo. Maaari nyo itong gawin para malinis ang gallbladder nyo. Okay? Number one, cucumber. Okay, meron tayo yan. Available yan lahat dito sa atin. Number two, tomatoes or kamatis. Okay? Next, watermelon. Okay? Masustansya yan. And next, avocado. Yan, paborito ko to. Sunod, whole grains. Ano yung mga products nito? Whole oats or colored rice? Colored rice. Yes. Colored, hindi yung white, ha? Colored rice. Red, brown, pink. Black, pink. Green. Yeah. Green. May green blue. Pa. Violet. Yellow. And lastly, garlic and onion. Okay, listen, guys. Kung gusto nyo daw yung abdomen nyo ay ma-cleanse, ma-detox, matanggalan ng toxins, maging healthy, yung binanggit naming mga pagkain, gawin nyo, gumamit kayo ng isa kada araw. Malaki may tutulong. Ulitin natin, pipino, okay, kamatis, pakwan, avocado, colored rice, ano ba Tagalog nun? Bigas na may kulay. Tama ba? Yeah. Oh, tapos, bawang at onion. So, if you are cooking a lot, isama nyo ito sa pagkain nyo, magiging healthy na ang inyong gallbladder. Okay. Sa liver naman, paano natin madidetox si liver? Malilinis si liver. Ang trabaho ng liver natin is mag-detox ng toxins. Sa lahat ng kinakain natin, hinihinga natin, nakakalanghap tayo ng mga toxins. So, ang trabaho ng toxins, ng liver is to detox. Linisin. Ang trabaho ng toxins. Ang trabaho ng toxins is sirain ang katawan natin. Yan. Ang liver natin ang isa sa pinakamalaking organ inside the digestive system. Yes. At the main purpose of this liver is processor. Yung mga nutrients from the food that you are eating, ipoprocess niya to distribute to the whole body. Pagka ang liver mo ay mahina, humihina ang processor. Kahit kumakain kayo ng mga healthy foods, if it is not processed properly by your liver, useless ang nutrients from the food that you eat. So we need to maintain the liver in perfect health. So what are the things na needed ni liver to detox? Bitter gourd. Oh, ano yan sa Tagalog? Ampalaya. Yan. Next. Hindi nyo alam yung English ng ampalaya, no? Ngayon, narinig nyo na. Ulitin nyo, bitter... Neat. Bitter neat. Iba yun eh. Bakit? Wow. Bitter gore. Bitter? Gore. Wow. Wow. Sabihin nyo ka, bitter. O, balik kayo sa ampalaya, hindi ho bagay. Next. Next, green leafy vegetables. Oh, mga lahat. Madadahon at matitingkad na kulay green. Yes, makakatulong to maglinis, ma-detoxify. Yan yung ang tawag ko dyan, mga metal. Bakit metal? Metal boss ng kamote. Metal boss ng sili. Oo, basta metal. Ah, tama, tama. Okay, next is avocado pa rin. Avocado pa rin? Yes, napakasustansya ng fruit na ito. Oo, hindi nyo masyadong binibigyan pansin si avocado, pero napaka-healthy fruit ni avocado. Yes. Anong English ng avocado? Avocado! Bakit? Okay, next. Lemon or calamansi. Every day na nag-umiinom tayo ng water, pwede half a glass an hour para makompleto natin yung 8 to 10. Very good. For the whole day. Yes. Lagyan nyo ng kalahating calamansi. Okay? Every naiinom kayo ng water. Kasi ang calamansi ang nag-i-stimulate para mag-detox ang liver. Correct. Napakahalaga nun. Binabanggit niya calamansi, pwede rin lemon, ha? Yes. Kasi iba social tol, hindi kilala yung calamansi. Pagka wala pa kayong calamansi, wala ring lemon, maghanap kayo suha. Yes. So once na natatouch ng lemon, na kukuha ito ng liver natin, na stimulate siya na mag-detox. So aalisin niya lahat ng mga toxins na pumapalibot sa kanya, especially the fatty liver. Next natin is spinach. Kung available sa inyo, maganda rin to sa ating katawan. Sunod, ano Tagalog ng spinach? Papay!
Hindi, sino nakakalam ng Tagalog ng spinach? Colitis. Very good. Colitis? Sa mata? Colitis. Remember that. Colitis, okay? Yun yung sa mata? Hindi, marami. Colitis. Ah, plural. Madami. Oo. Next is apples and garlic. Yan. An apple, alam nyo, di ba may kasabihan before, an apple a day will keep the doctor away. Totoo yun, kasi napaka-healthy ng apple, lalo na kay liver. Kasi pagka ikaw, wala ka pang sakit, nasanay ka nang kumain ng isang apple every day, magiging healthy si liver. Pag healthy si liver, nutrients from the food that you eat will be processed properly. At may iwasan yung magkasakit. So, yan yung mga kasabihan before na walang nagpapaliwanag bakit. Wow. Ngayon, kaya po meron ganito sigurong programa at pinahintulot ng Lord na magkaroon tayo ng ganito programa para ma-broadcast yung mga katanungan na meron kayo. Okay? Magkano ba kilo ng apple? Ha? Magkano kilo ng apple? Ayun ang di ko alam. Kilo ng apple. Sino nakakaalam? Magkano kilo ng apple? Oh, di ba? Ah, pula. Per piece. Sige. Per piece. Magkano isang piraso? Depende sa laki. Kasi yung kasabihan eh. Parang yung anak ko yan eh, nung inutusan ko. Sabi ko, bili mo akong tubig. Sabi ko. Sabi niya, Daddy, bottled o yung plastic? Ay, tubig. Sabi ko, bottled. Ano, Daddy? Distilled o purified? Purified kasi distilled, walang ano yan, walang minerals. Daddy, malamig o hindi? Sabi ko, tumigil ka, papaluin kita. Sabi niya, ano, walis o tingting? Yun kasi kasabihan ko ni. One apple a day keeps the doctor eat the apple every day. Giniago, ma'am. Okay, second question. Ma'am Linda. Linda to, no, ng Russia? Yes. Linda. Yes. Padadalam po kita ng guidelines mo para po ma-correct natin yung problema mo sa gallbladder. It is just a gallstones. In medical term, it is a cholelithiasis. Chole means gallbladder. Lithiasis means bato. Cholelithiasis is gallstones. Meron ding nephrolithiasis. Nephro means kidney. Lithiasis means bato. So, kidney stones. Tagalog, bato sa bato. Okay? So, magkaiba po yun. Matutunaw po ang gallstones pag tinunaw po ito, sasama po ito sa inyong dumi. Ang bato naman po sa kidney, pag nalusaw, sasama naman po sa ihi. Okay? So, lulusawin natin, padadalang kita ng guidelines. Abangan nyo po ito mamayang gabi. Uulitin ko, mamayang gabi, October ano ngayon? 25. Please, mamayang gabi nyo po matatanggap sa messenger din ninyo. Yung guidelines na gagawin ko for your gallbladder and liver problem. At para naman sa kapatid mo na may hypertension, bibigyan ko na rin po. Sabihin mo muna sa kapatid mo na manood ng health forum. Kasi hindi ko siya bibigyan ng guidelines pag hindi nakinig ng health forum. Okay? Okay. Question number two. Bato sa... Number two. Bato sa bato? Oo. Oh. Bato sa bato, kidney stones. Ano yun? Bato sa abdo, gallstones. Cholelithiasis. Yung isa? Nephrolithiasis. Ano naman yun? Bato sa... Kidney. Kidney. Okay. Eh, yung bato sa buhangin. Anthony Castello. Anong tawag doon? Anong tawag? Sanditiliasis. Kahit hirap na hirap. Sige. Ulitin mo nga, sanditiliasis. Sanditiliasis. Kaklasiko yan. Oo na. Ito na nga eh. Mapunta po tayo ng Japan. Konnichiwa, kumbawa. Arigato, sayonara, akin akasya. Benign tumor. Okay. Right. Ano sakit niya? Ang sakit niya po ay mayor to ng Makati. Ibon. Benign tumor right here. Galing kay Ibon. Okay. Opo, galing kay Ibon. Hello po, Doc Atoy. Ako po ay isang OFW here in Japan. Married and have 3 children. 28 years old pa lang po ako. Meron na akong benign tumor sa loob ng right side ear ko. Nagka-hearing loss po ako sa right ear ko, tapos tumutunog siya. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. May doorbell. Aking right ear po. Tapos, nag-MRI po ako, nakita po doon sa MRI na meron something sa ears ko po. Inoperahan po ako, nakita po doon na may tumor. Benign tumor daw po. Hindi tinanggal ng doktor kasi daw ma-de-deform daw yung mukha ko. Kasi daw, yung tumor na yon doon tumubo malapit sa nerve.
Eh kung tatanggalin daw po yung tumor, mamuputol daw po ang ilaw ng Meralco. Ha? Maputol daw po yung nerve na konektado sa right face ko. Masira daw po yung itsura ko po. Kaya sabi ng doctor, benign tumor daw siya, kaya wag muna daw galawin until lumaki ang tumor. Dumaan ang mga taon at nakilala kita, Doc. Nagkaroon ako ng anak na panganay sa edad na 30. Ayan! Aray! Kailangan. Okay. Panganay na edad na 30. Yung second child ko po ay edad niya 32. Kayo po ang ninong. Magpapasko na, Doc, ang tagal kanyang hinahanap. Sa YouTube ka lang pala niya makikita. Every year po ako nagpa-MRI, Doc. Unti-unti pong lumalaki ang benign tumor. Ano yun? Benign tumor. Kaya nag-decide po kami ng asawa ko na magpa-opera dito sa Japan. Year 2015, nagpa-opera po ako sa pamamagitan ng samurai. Nagpa-opera po ako, kaya dito na lang po, hindi tinanggal ang tumor. Lahat kasi po dito ng doktor, delikado. Matatabingi daw po yung mukha ko, parang Bell's palsy daw po. Ang nerve daw ay konektado sa right face ko na mapuputol daw po if tatanggalin ang tumor. Meron na po akong naiwan na maliit na tumor. After 1 year, nagpa-opera sa benign tumor ko at nagpa-MRI po ako kasi yan ang sabi ng doktor. Tinitignan if lumalaki po ang tumor. Ang naiwan sa loob, thanks God, hindi siya lumaki. Kaya lang po, yung right side ng face ko po ay hindi na bumalik sa dating anyo na parang ng Bell's palsy po siya. Medyo tabingi na po siya, hindi na po pantay ang mukha ko. Kaya minsan nade-depress po ako. Gusto ko po sanang matunaw ang mukha ko. Ay, ang tumor ko! Ano ba to? Sana matulungan niyo ako sa problema kong dinadala hanggang ngayon. Tsaka po yung face ko po sana maibalik ng normal kasi para po siyang paralyzed. Ano po ang gagawin ko? Sana matulungan niyo po ako sa problema ko, Doc. Pati na rin po ang gastusin namin dito sa Japan. Padala kayo dahil sa inaanak niyo. To God be the glory. Salamat po, Doc. And God bless you sa programa niyo. 41 years old na po ako ngayon. Pati mo, kumare! Hindi ko kilala. YouTube sensation ka na. Ibon! Lipad ka na lang. De, Ibon. Ang haba ng kwento mo, pero sa madaling salita, pina-opera mo rin. In spite na binabanggit ng doktor yung consequences of you na patanggal yung bukol, is pumayag ka, that's why may deformities na nangyari sa face mo because the nerve has been affected by the surgical procedure. Okay, so manhid na siya, the right side manhid na, kumokollapse na yung mga nerve kasi nga, wala nang dumadaloy na tamang sirkulasyon ng dugo doon because of the nerve na naapektuhan during the surgical procedure. The question is this, bakit lumalaki considering benign? Yan, yung magandang tanong yan, ano? Bakit, di ba, Doc, ang findings and diagnosis, benign. It is just a benign, though it is a tumor, pero benign naman eh. Bakit lumalaki? First and foremost, nakalimutan mong huwag kumain ng inflammatory foods. Hindi nga siya cancerous eh, kasi benign. Pero if you are going to eat inflammatory foods, there's a possibility and probability na yung bukol, though it's benign, ay lalaki due to inflammation, not due to growth. Nililinaw ko, hindi yun growth eh, inflammation. At dahil may inflammation, humaharang sa daluyan ng makakarinig ka, nagkaroon tuloy ng buzzing sounds. Diba? So ano yun? May kinakain ka na hindi mo dapat kinakain na inflammatory foods. Ano ang mga inflammatory foods? Number one, sugar. Sugar? White sugar. Number, tapos yung walo na binabanggit ko lagi na huwag nyo kakainin pag may bukol kayo. Ano-ano yun? Patis, bagoong, alamang, pusit, hipon, alimasag, alimango, alipunga. Alipunga. Malansa yun. Malansa. Sino nakakain nun?
limasak, alimango, talangka at ang pinakabawal at malansan na nagpapamaga, manok at itlog. Yo. So if you will refrain on eating this, yes, malaki yung chance na walang inflammation. Pag walang inflammation, it will do no harm. It will not cause infection, it will not cause pain. Itlog? Itlog, bawal ang itlog. Oo. Okay? So ano ang gagawin natin? Kapatid, kung ginawa na ng medisina at ang siyensya ang kanyang kapasidad, it is now your part to do yours. And I believe that with God, Luke chapter 1 verse 37, amen, with God, nothing is impossible. So may imposible sa medisina, pero walang imposible sa ating Panginoon. So kaya pa bang bumalik yan? Yes. Ang kayang makarepair ng makina, mekaniko. Ang kayang magrepair ng tao, lumikha ng tao, Panginoon. Wala nang iba. Kaya lahat yan, makokorek pa. Doon ang paniniwala ko. If you will do the right things for your own body. So I'll be sending you guidelines. First, sa nakasulat sa guidelines is, ano yung mga nutrients na kailangan ng katawan mo to regain back the lost health? Pangalawa, nakalista yung mga bawal mong kainin. And I'll be sending that guidelines mamaya po sa inyong messenger. So, may natutunan ba? Maganda ba yung natutunan? Ako, pag maganda yung natutunan ko, pumapalakpak na mati. Plastic. Bulaklak na to, plastic. Pero masarap mag-alaga ng ganitong bulaklak. Bakit? Hindi ko siya nadidiligan, no? Oo. Okay pa rin siya. Okay, third question na tayo. Galing kay Georgie. Georgie, yes. Chronic headache. Hello, Doc Atoie. OFW po ako dito sa Bakersfield. And just want to know kung paano po magmasa ng tinapay. Doktor po siya, hindi siya baker. And just want to know, ano po kaya tong nararamdaman ko? Halos araw-araw po, sumasakit ang ulo ko. Aha. Batok, hanggang sa noo, tas may time na bigla na lang bibigat yung pakiramdam ng ulo ko. Mawawala ito, tapos sasakit ulit siya. Depende sa oras. Maraming salamat, Doc. God bless you. Okay. Una, doon sa tinuro ko, kung napanood nyo yung tungkol sa tubig, i-assess mo muna yung sarili mo. Walang makakapag-assess na doktor yan, kundi ikaw muna. Are you taking proper hydration daily? If not, then isa yun sa cause. Isa yun sa source kung bakit meron tayong headache. Kung headache lang talaga, ang talagang pinag-usapan natin. Baka ho kasi hindi lang to headache, yung pong pagsakit ng ulo ay isa sa mga signs, senyales, symptoms of having a more severe problem. Katulad po ng sinasabi ko ng aneurysm, brain problem and everything, no? Tumor. Na pwedeng mag-lead sa stroke. Yeah. Alright? So, ano ang una nating alamin? Assess mo yung sarili mo. Gano'ng katagal na sumasakit ang ulo mo? Marami ka bang nagre-rehydrate ka ba? Kung nagre-rehydrate ka at sumasakit ang ulo mo, I suggest magpa-check ka na. Kasi kung hindi ka talaga umiinom na maraming tubig at sumasakit ang ulo mo, uminom ka muna na maraming tubig. Yes. Pag nawala, ibig sabihin, dehydrated ka. Kaya kumikirot lagi yung ulo mo. Pangalawa, stress factor. Check mo, stress ka ba? Kasi kung nai-stress ka, isa yan sa malaking factor, bakit madalas ang headache? Malamang. Diba? Kasi negativity nang pumapasok sa brain eh, imbis sa positive. Yes. Okay? So how to compute your daily intake of water per day? Pare, paturo ako. Okay. Ano ang tamang pag-inom ng tubig? Yan. Tamang dami per day na maiinom dapat natin. Kunin niyo po yung inyong calculator, siyempre. Calculator and your weight in kilograms. In kilograms. Yes. So, kunyari, 65 kilograms ka. Sample. Hindi, pare. Ano mo na? 50 na lang. 50. Para madali. 50. 50 times 40. Times nyo lagi sa 40. And yung... So, 5 by 4 is 2. 50 times 40, that will be? 2 liters. 2,000. 2,000. Okay. Okay, ang 1,000 is equals to 1 liter. Yan. Kung 2,000 ka, wow. 2 liters ang iinumin mong tubig yan per day. So kung ilan yung kilograms mo, makinig ha, para mas madali, para kung ilan yung timbang mo sa kilograms, itatimes mo sa 40. Wow. Wow. At yun yung liters na dapat mong inumin. Hmm. Milliliters.
milliliters. Milliliters. Milliliters. 1,000. Okay, 65 kilograms times 40. Pakikuha, calculator. 2,500 yun. So, kailangan mo ng 2,500 milliliters. So, that will be 2.5 liters a day. Yes. Kung ganun ang timbang mo, ha? Yes. Pagka 70 times 40, that will be 2.8. Mm. Ayan, nakuha nyo? So, yun yung tama. Ngayon, if you will exceed that, oh, very good. Kasi yung sobra, amen. Yung sobra mo namang iniinom, iihi mo lang eh. Okay? Yes. Nagets nyo na? Yun ang tamang dami ng tubig according sa timbang. Yes. Okay. Okay, ano pa ang pwede natin gawin kapag masakit ang ulo natin? Rest and have a quality sleep. Quality sleep. Yes. Magpahinga. Okay? Okay, remove stress and intake the correct amount of water that you should be drinking every day. Lastly, live a happy and quality life, serving the Lord. Yun. Okay. So, anong pangalan nito? Georgie. Lalaki ba ito, babae? Georgie, I'll be sending you your guidelines mamayang gabi rin, ha? Sabay-sabay po ito. So, it will be sent through your messenger. Abangan po, dahil napakadali lang naman po nang dapat niyong gawin. Pero, if the symptoms persist, ipacheck mo na, dalin mo na sa neurologist hanggat maaari para makita kung may problema sa nerve. Mas maganda ho yung naaagapan kaysa bubulagta na lang tayo nang hindi natin alam kung ano yung sakit. Okay ba? Yes. Okay. Sige po. So, dyan po natatapos ang ating Q&A. Okay, perfect. Pasok na tayo. Pasok na po tayo sa inaamangan yung segment dito sa cafeteria ang Alam Nyo Ba? Dito sa Alam Nyo Ba, itinuturo namin ang hindi nyo alam. Kaya kung alam nyo lang, makinig lang kayo at ituturo niya. Okay. Niya. Ang Alam Nyo Ba po ay mapapanood natin sa YouTube. So please, subscribe to our channel, YouTube Health Forum with Doc Atoie. So lahat ng segments from episode. First series. Ngayon po 106 episodes na. Yes. 106 episodes na yung Alam Nyo Ba. So yun yung mga tidbits. So punta lang kayo sa YouTube. Wala namang bayad yan, di ba? Kasama na yan sa data nyo. Yes. Kasama na yan sa Wi-Fi. Correct, no? Oh. So i-subscribe. And please, makikisuyo ako. Hit nyo na rin yung notification bell. Pipindutin nyo lang dito. Ay. Taan? Yung notification bell. Dito pinipindutin. Ayan. Paghanapin, alika pindutin mo. Tutulog siya. Para po, pag-notified na yan, na lahat ng i-upload namin, mano-notify kayo. Okay ba yan? And... Baka si nanay gustong pindutin. And, yun pong cafeteria, yung health forum, pati po yung mga programa natin sa Siltil Foundation, nandun din po sa YouTube. Ngayon, itong episode na ito, balikan nyo. Bakit? Mapapanood nyo, pati ho kayo nandun. So, harap po kayo muna sa likod. At tingin po rin sa camera. Kaway po tayo, kaway. Yay! Hello sa inyo dyan! October the world. 25! Yan! Nakakaway na kayo. Ang gagawin natin dyan? I-delete namin yan. Akala nyo, ha? Hindi. Okay, ito. May mga... Okay, at abangan nyo rin ang aming vlog. Vlog? Ang vlog ko. Abangan nyo po yan. Vlog? Yes! Okay. Pakuha nga ako. Virgin Kokoy. Kokoy. Prepare naman ko ng 7 doctors. Ayun, ako na. Ma'am, pakisuyo nga. Lahat ng cabinet niya, pakikuha lahat. Pabuhatin niya. Masunog rin talaga. Okay. So lahat po kayo, makinig muna ha, bago ko ituro yung Alam Nyo Ba. Lahat po kayo ay pabibigyan po namin ng libre, walang bayad, ng kopya nito. Okay? These are the... Kung mababasa nyo ang title niya, Pathway to Healing. Okay, ito po, pinamimigay namin talaga ito. Sana basahin. Nakasulat po rito yung 7 doctors na dapat nyong sundin. Libre kasi yung mga doktor na yun. Ako yung pang-8 na libre. Amen. Ngayon, may deal ako sa lahat ng pasyenteng nandito. Kung hindi nyo kayang sundin yung 7 doktor na nandito, libre sila, huwag nyo rin ako susundin. Hindi ka nagagaling. Oh. Yun nga libre, hindi mo masunod. Paano po yung may bayad?
Ano yung seven doctors? Isa-isahin natin. Dr. Water. O, yun Dr. tinuro namin kanina. Dr. Sunshine. Dr. Arrow. Dr. Exercise. Dr. Ejercicio. Dr. Air. Dr. Hangin. Dr. Sleep. Dr. Tulog. Dr. Diet. And Dr. Energy. Di ba libre lahat yun? Teka lang, ano yung Dr. Energy? Sa Meralco. Ay, Meralco. May liwanag ang buhay. Ang Dr. Energy is positivity. Positivity. Diyan tinuturo namin yung grounding. If you feel depressed, may anxiety ka, may stress, may... pinagdadaanan. Depression, anxiety. Magpaapo kayo. Kailangan nyo mag-grounding para ma-release lahat ng negativity. Magpapaapo kayo. Patapak sa? Tayo ng kalabaw. Oo nga. Ang sarap nun. Lambot nun. At isa pa, tatapak sila sa nagbabagang uli. sa lupa o kaya buhangin. Beach. Kasi lupa, kahit lupa, kung malayo kayo sa beach, it will release the negativity of your body inside. Mm-hmm. And pangalawa, pwede rin kayo mag-grounding using trees. Ano puno. Yun? Yayakap po kayo sa puno. Hindi, walang joke. Totoo yun. Positivity po yun. Kasi i-absorb ng puno yung negativity That's mo. That's nature. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman mai-stress yung mga puno. Uh-huh. Yes, totoo yun. Pero make sure na yung punong yayakapin nyo, punong-puno ng... Hantik. Dahon. Wala yung stress ko. Kaso naman talaga. Okay, so ang ituturo ngayon ni Doc Atoy, isa sa mga doktor na nandito. Ano yun? Yung... Before that, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Dr. Atoy's To Biggest Life. Ang Cafeteria Zynergia po ay nakipag-coordinate sa Generation Hope para po ang proceeds, lahat po ng mabibentahan nito ay mapupunta po sa mga kakulangang classroom ng ating mga estudyante. Pagpapagawa ng classroom for public schools, umiikot po kami ni Boss Vic sa buong Pilipinas. At nakita po namin na ang katotohanan na malaki po ang kakulangan ng mga classroom sa public schools. Aww. Yeah, may mga bata po na nag-aaral sa ilalim ng puno, sa ilalim ng tulay, sa basketball court, gym. Totoo yun na dapat hindi doon, hindi yun ang environment for studying. Dapat classroom. Correct? At nag-isip po tayo ng pamamaraan, paano tayo makakatulong? Hindi naman natin kaya magbigay ng ganong kalalaking halaga. So, nakipag-cooperate po kami, coordinate kami with Generation Hope sa pangunguna po ni Ms. Nanette Medved. Siya po ang founding president po ng Generation Hope. So, pag po kayo ay bibili at iinom ng Doc Atoy's To Biggest Life, the proceeds will go directly to Generation Hope, and Generation Hope, sila magpapatayo ng mga classrooms. Kapatid, sagutin niyo ho ako ng katotohanan. Umiinom ba kayo ng tubig? Bumibili kayo ng bottled water. Ganon din naman pala eh. Umiinom, bumibili, dito na tayo sa may mapapalapa ang ating mga kapwa. Yes. Tama ho ba? Doc Atoy's To Biggest Life. At ito po ay mabibili nyo lang dyan sa ating suking cabinet. Hindi siya chiller, hindi siya rep, kung hindi cabinet. Cabinet. Okay. At wala pong cashier, walang counter. Meron po kaming honesty box. Honesty box. Honesty box, honesty box. Na kung saan, pag nagbayad ka dyan, wala nang suklian. Meron. Meron ba? Meron. Kukuha ko kay sukli. At dahil honesty siya, kung sakali naman kayo'y makalimot magbayad, dumiretso kasi sa may pintuan at lalabas kayo, huwag na huwag kayo mag-aalala dahil may magsasalita, hindi ka pabayad. Hindi ka pabayad. Hindi ka pabayad. At kung sakaling nagbingi-bingihan ka, dumiretso ka sa inyo, huwag pa rin kayo mag-aalala dahil sasakit ang inyong tiyan. Kaya, kuha na ng Doc Atoy's To Biggest Life. At syempre, andi na rin ang ating 100% pure wild raw black honey. Ito pong wild raw black honey ito ay galing po ito sa Surigao, which is ang mga kumukuha naman nito ay mga katutubong luman. So nakakatulong din po tayo sa kanila. Ito po ay direkta sa pukyutan, so hindi po siya niluluto kaya siya raw. So purong-puro, punong-puno ng enzyme. At malalaking bubuyog po ang kumukuha dun sa mga nectar nila. At yung malalaking itim na bubuyog na yon, huwag kayong mag-alala. Ang tatay nila ay si Jollibee. Yan. Kaya, bili na sa cafeteria ng Pure Black Wild Raw Black Honey. Yan. Okay. At nasa na si Doc? Kita mo yun talaga, no? Iniwan tayo. Ano ba yung ating segment for today? Asan? Hindi ko makita. Asan ba yun? Asan yan? Hello? Okay.
ang kahalagahan ho ng health benefits ng onions. Alam niyo yung onions? Hindi niyo alam yung onion? Onions! Luya? Anong luya? Hindi ho luya! Ibuyas! Oh! Narinig ko. Oh, sabi niyo. Okay, ito po yung ating impressive health benefits of onions. Sinasabi dito, onions are members of the Allium genus of the flowering plant. These vegetables contain various vitamins, minerals, and potent plant compounds that have been shown to promote health in many ways. In fact, the medicinal properties of onions have been recognized since ancient time when they were used to treat ailments like headaches, heart disease, and mouth sores. Yan po ang nagagawa ng impressive health benefits of onions. Okay. Yan. Pero hindi yan ang ituturo ko ngayon. Sabi mo ito eh! Pinigay sa akin! Hindi, ano yan? Abangan nyo, tuturo ko yan next time. Kasi meron akong, ito yung ginawa. Pinagandaan ko ito kagabi. Huwag ka na magtampo. Ay, sige na. Ito. Ang ituturo ko, isa po dun sa mga doktor na nakakalimutan na nating bigyan ng pansin. Ito po yung Dr. Sunshine. Bakit to? Ang araw po, ang kaisa-isa, makinig kayo mga, ang kaisa-isang makukuha na natin ng libreng supply ng vitamin D. Ang vitamin D ay napaka-essential para po ma-boost ang immune system at kapag na-boost ang immune system, walang sakit ang pwedeng kumapit. At kung may sakit man kayo, at kung may sakit na kayo, kailangan mong ma-boost ang immune system para tulungan kanyang gumaling. And the only way para ma-boost ang immune system, you need to supply vitamin D. Vitamin D. Isa sa pinakamagandang kaya pang gawin ng vitamin D ng araw ng Dr. Sun, siya po ang kayang tumunaw ng kolesterol nang wala kang iniinom na kahit na anong gamot. Huwag niyong sanayin ang katawan niyo na may iniinom na statin drugs dahil ang yung gamot for cholesterol yon. Kasi kung iinom kayo ng statin drugs, makakahina po yan. Sugari daw pare, hindi nakita yung alam nyo ba? Ayan. Ayan. Kasi kung iinom kayo ng statin drugs, makakahina po yon. Hindi, ulit kita. Direct pagit na mo naman. Ano ba? Yan, yeah, yeah, konti pa. Yeah! Dali, dali. Tago mo yung komang mong kamay. Yan. Nah. Hindi pantay, hindi pantay. Kita yung kamay mo, komang. Yeah! Okay. Makakasira. Dahil ang statin drugs ay makakasira, may side effect, makakasira po ito ng iba niyong organ, specifically kidneys and liver. So, para malaman nyo, nakulang na kayo sa pagpapaaraw, ito po yung mga signs that you have a vitamin D deficiency. Number one. Number one. Ano yan? Hair loss. Pag- hair loss. Loss of hair. Marami. Ako, patay tayo dyan. Yeah! Kaya kung mapapansin nyo, lalo na yung kababaihan. Oh, nagsusuklay. Parang nalalagas ang buko. Oh, isa po yun sa pinaka-senyales na kulang ka na sa vitamin D. Kapatid, ooh, aminin na natin. Sa lifestyle natin ngayon, halos ayaw nyo na magpaaraw. Bakit? Totoo o hindi? Mm, isa yon. Number two, sign number of vitamin two. D deficiency. Fatigue. Madali na tayong mapagod. Bakit? Humihina na ang immune system natin. Dati naglalakad akong 3 kilometro, no problem. Ngayon umakyat lang ako ng first floor, pagod na pagod na ako. That's fatigue. Mm-hmm. Dati buong maghapon may ginagawa ako, okay lang ako. Ngayon hapon pa lang, hapong-hapon na ako. That's mm-hmm. fatigue. Mm-hmm. That's a sign of vitamin D deficiency. Number three. Excessive... Ano yan? Ano yun? Sweating. Ah, excessive sweating. Yan. Kasi sulat ko lang huto, kaya medyo hindi niya naintindihan. Mm. Yun pong nagtataka, nagpapadoktor, nagpapagamot. Dok, lagi akong pinapawisan. No, yung basa yung aking palad,
basta lagi yung, sabi nila, pasma. Tapos, makikita mo, pag tinaas yung kilig, ay, boss, bakit may mapa? Excessive sweating. Sign po yun that the integumentary system are not functioning well. Which means, the immune system is on a brink na. So, mahina na kulang ka na sa supply ng vitamin D. Okay, number four or five. Four. Aching and weak bones. Weak bones. Alam nyo, weak bones. Hindi naman ho ako nabingi. Nabasa. Basa? Okay. Aching and weak bones yung sinasabi. Ba't ganun? May, parang masakit yung mga kasukasuan ko. Eh nung pinacheck ko, hindi naman mataas ang uric acid ko. So hindi ito arthritis. So sign po yon ng vitamin D deficiency. Kasi si araw ang magsusupply yung vitamin D ang mag... papataas kay buto mo to excrete more calcium. Yeah. Yo. Number five. Easily to be sick. Colds, cough, flu, lack of sun. Ito. Ano yan? Sulat mo yan eh. Hindi mo rin maintindihan. Ah, okay. Pag taglamig, ikaw ha, pag naiiba yung panahon, ito, klima. Ito, mga bear months. Bear napapansin natin, maiksi na yung oras ng araw. Nung paglabas ng araw, maaga pa lang, madilim na, tapos lumalamig na ang klima. No, diyan napapansin nyo, humihina rin yung immune system nyo. Nagiging madali kayong sipunin, madali kayong ubuhin, okay, ginawin, tabla ng mga trangkaso. Yung trangkaso, yun yung medyo malala. Pag hindi pa malala, ang tawag namin dyan, trangtuta. Bakit trangtuta? Hindi pa sa aso. Trangtuta. Ayoko, trangkaso. Trangtuta. Now you know, nalaman yan dito sa... So, pagka po kayo ay madali nang magkasakit, sign po yan ng vitamin D deficiency. And lastly... Depression. Yeah. Happy versus sad. Pag nararamdaman mo na wala namang kabagay-bagay, parang tulala ka, parang gusto mo mag-isip ng problema, nababagabag ka, nade-depress ka, mabilis ka na ma-stress, sign po yan ng vitamin D deficiency. So, how can we get vitamin D? Sa araw. Dok, may nabanggit po kayo dati na may tamang oras ang pagpapaaraw. Ang problema, nagtatrabaho kami, busy kami. Okay, ito po, according kay WHO, latest result ng kanilang pag-aaral. Ang tamang pagpapaaraw, simula alas 6 ng umaga, pwede, basta lumabas na yung araw. Kasi mahirap magpaaraw pag wala pa siya. Kabagay, ang dilim na, no? Ang gagawin, nagpapaaraw. Asan? Ninintay ko lumabas. Kailan ka nagpapaaraw? Pag gabi. Okay, pag lumabas na yung sunshine, hanggang alas 2 ng hapon, pwede. I'm not kidding. Ito, sinasabi ko na nga eh. So you can have... Nakikinig ba kayo? Hey, huwag ka manakit. Simula 6 in the morning until 2. Pero hindi ko sinabing magbabad kayo na 6 to 2. Yo! Ang sabi, pwede. Pwede. So daily, you can have it 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Oh, hindi nyo pa kasi inintay eh. Gusto nyo magbilad eh. Ganito nga kalabasan nyo oh, pagka nabilad. Di ba binilad ka ng nanay mo? 10 to 15. Nanay! Oh, nanay Niling! Nanay, nanay Niling! Hi! Hello! Love you! Ang nanay ko po ay 85 years old na. Oho. 86, sorry. 86 ng Feb. Wow! Pero ang nanay ko po, to God be the glory, walang sakit, miski isa, so wala siyang kailangan kahit anong gamot. At saka si nanay Niling. Sinusuplayan ko lang si nanay ng supplement, syempre. Si nanay Niling, nakakalaro ko maglaro ng badminton. Si nanay po, 86 years old, nagpa-badminton. Galing! Oho! Diba? Sa PS4. Oh. PS4. Nay! K.O! Ano ba alam niya yung... Ayan, love you, Nay. Okay. Alam niyo, kailangan ina-acknowledge at laging sinasabihan ng ating magulang ng I love you. Bakit? Ang sarap pakinggan sa isang magulang na naririnig mo ang iyong anak na mahal ka. Kaya huwag kayong mahihiya. Nay, kahit anong edad mo, Nay, I love you. Tay! I love you, Tay! Tay, yung baong ko, Tay! Pabali naman dyan! Okay, so yung pagpapaaraw,
Kung kaya mong gawin ng araw-araw, 5 to 10 minutes will do. Every day. So wala ka ng excuse, ha? Mama! Naman? Till the days that you are here. Ano ko? Iba yun eh! Nadadala kasi ako. Sige na! Ano na, asan ako? Kay nanay minin. 5 to 10 minutes will do. Pero kung tatlong beses sa isang linggo, you need 15 to 20 minutes. Hello? Okay? Pag tatlong beses sa isang linggo. Nasobran sa araw, tumatawa. Okay. Okay ba, malinaw yan? At kailangan, bakit ba yon? Ano meron? Ano, nangangawit ka? Trabaho lang. Taas mo konti, tol. Taas trabaho, mo, trabaho yan. Saan nga pa tayo? Mabalik tayo sa umpisa. Ay, nakalimutan namin. Umpisan ulit namin. Ang programa ito. Okay, sige, pare. Okay na yun. Maraming salamat. Oh. Baka naman mag-collapse ka. Kasalanan ko po. Mas mahal magpa-hospital. Okay, yun po. Kailangan natin ng vitamin D. Wala na kayong excuse if you are still working or studying. Dahil I believe, if you are working, you have a 1 hour break time during your lunch or merienda, 5 minutes will not harm your schedules, okay? But definitely, you need ng araw. Kasi kapatid, pakinggan nyo ako, matutulog kayo magdamag sa kwartong di aircon, carbon monoxide. Pagkagising nyo, babiyahe kayo, papuntang opisina, sasakay kayo sa sasakyan, may aircon, carbon monoxide. Pagdating nyo sa opisina, 8 hours hanggang 9, nasa loob ka ng opisina, may aircon, carbon monoxide. Uuwi ka gabi na wala na si Haring Araw. Tama ho ba? Sasakay ka ulit na sasakyan, papuntang bahay nyo, naka-aircon na sasakyan, carbon monoxide. Maya-maya matutulog ka na sa kwartong di aircon, carbon monoxide. Asan pa si vitamin D? Wala na. Tapos huwag kayong magtaka, mahina ang resistensya nyo ngayon. Because you are not supplying yourself the vitamin D that kailangan niya para lumakas ang immune system. At natutunan nyo yan dito sa... Alam nyo ba? Yan. May natutunan ba? Pero ulitin ko, baliwala ang natutunan kung hindi i-apply sa ating buhay. Kaya maraming bumabagsak sa eskwelahan. Kasi yung mga professor, nagtuturo naman eh. Tama. Yung mga teacher, nagtuturo. May natututunan naman yung pumapasok. Pagdating ng exam, hindi in-apply. Bagsak. Okay, ha? So, ganun lang din si Doc Atoie, tagapagturo lang. Kung may natutunan, oh, ngawit na yung kasama niyo, kawawa naman. Oh, parang gusto na mag-resign. Okay, so mga kaibigan, dyan po namin pansamantalang tinatapos ang Cafeteria Zynergia. May natutunan ba? At ito muli ang inyong lingkod, Dr. Atoie Arboleda, na palagi ang nagiiwan ng katagang, hindi ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit upang ikaw ay manghina, bumigay at mamatay. Ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit. Yes, He allows it to happen para sana ikaw ay may matutunan, paglabanan mo yan, mapagtagumpayan, at luwalhatiin muli ang kanyang pangalan. Amen. So once again, this is Dr. Atoie Arboleda, at hindi kompleto ang cafeteria kung wala ang aking mga tropa. Kung wala si nanay, dadaan muna, padaanin natin dito. Sige ho, padaanin mo na. Prrrr! Sandali lang ho. Dito na. Eh, traffic. Dito na. Para kumasa lang. At syempre, andito po ang ating mga tropa. Kabalong ito, hindi si si Virgin Kulot Oil, at syempre si Amazing AD, ang ating tutukerong wala sa tolo. At syempre, andito po ang inyong lingkod, si Boss Bito Tawag, na walang bukol sa likod. Dahil mahirap, may bukol sa harap. Kaya, dyan lang ho kayo. Kung merong Dr. Atoie Arboleda, at meron namang Victor, nakasama niya. Kung siya si Doc, ako naman si Thor. Pag pinagsama nyo, siya si Doc, ako si Thor. Pag pinagsama nyo kami, Doc, Thor. Kaya dyan lang kayo, at dito lang kami. Huwag kayong aalis dyan hanggang sa susunod. May kasabihin nyo tayo na wala kaming kinakatakutan, pero marami kaming inatrasan. Kaya hanggang sa muli, magbabalik kami next Tuesday. Stay healthy and be happy, and to God be the glory.